Nah, tinto. Good evening. Sige, go ahead, Pastor Tin. Ako mag-share. Ay, opo. Kasi naka-cellphone lang ako eh. Ayaw kumonekta sa laptop eh. Oh, sige, i-share ko yung ano mamaya. Yung word. Okay. Go, take it away. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for joining our live group. And alam niyo naman po na sa Book of Genesis time, chapter 18. Yan, 18 na po. At marami tayong matututunan tonight. Ayun. Pero bago tayo mag-upisa, mag-pray muna tayo. Yan, kung makakapag-pray po. Dan-dan-dan! Surprise! Si Tita Amy! Ay, surprise! Mag-opening prayer po muna tayo. Teka. Dali lang, ha? Ay, oh, sige po. Ay. Hallelujah, Lord God. Thank you and praise for this night, O Lord God. Given us another time, O Lord, of fellowship and learning your word. Lord, our hearts is full of interest, Lord God, and joyful expectation of what you can get in your lessons tonight, O Lord God. Thank you, Lord God. Anoint our speaker tonight, O Lord God, and the things that we will discuss, O Lord God. May we praise, O Lord, in everything that we can discuss, O God. We pray also to those who are still here in our group, O Lord God, that they can also join us, O Lord. Thank you, God. This we pray in Amen. All right. So, mag-recap po muna tayo sa Genesis 17. Sino po ang nakakaalala kung ano po yung natutunan natin last week? Sabi ni Pastor Jeff, maganda raw ang last week. So, meron ba kayong naaalala? Ano nga ba yun? Yung tuli. Yes! Okay. Oo nga, no? Yung... So, alin naman doon? Meron ba kayong naalala? Ano? Oo. Wala atang naalala. Naalala nyo yung... Sana, 18. 17. 17, 18. 18. Yung that very... 17. Ano, that very day. Nung sinabi ni Lord, ginawa ni Abraham sa sarili niya at sa buong ano, ang kanya. So even the foreigners, yes, so lahat. That very day, obedience ni Abraham, ni Abraham, nakita natin. Ano pa po? Ano pa ang nakita natin last week? Yeah. Ay, Sister Lenlen. Ay, good evening. Ay, hindi. Ano ba yun? 2 weeks ago. Ako yung last week na ang nag-facilitate. Kasi nag-attend si Pastor Bert eh. Ayaw nga pala. Oo. Ang sinasabi mo, yung si Pastor Bonga nag-facilitate. Tama. Oo, iba yun. Kasi sinasabi mo na, nung wala ka pala. Si Pastor Bong, yung Hagar. Yes. Oo, ako yung last week. sinalo ko si Pastor Bert kasi nag-ano siya kay Faith, nag-hatid. Pinag-usapan natin, tuli. Yes, correct. Ngayon, si Isaac na, di ba? Sana promise. Yung dumalaw yung ano, yung angel, di ba? Yes. Pastor, kaya niyo ba akong gawing co-host, Pastor? Dali ah. Okay. Hi, Sister Lenlen. Hi, Tita Elvi. Good evening po. Good evening. Okay. Ano pa? Ano pang naalala niyo? Parang ikaw ang host eh. Andali.
Hindi, na-pick-out na po ako eh. May co-host. Yeah. Ayun. Okay. Ayan. Ano pa ang inyong natutunan? Ayan. Isan lang ako. Hindi kasi ako naka-attend. So, dito pala sa Bible, nakinabasa ko na kailangan pala yung mga bata, 8 days old pa lang, circumcised na. Mm-hmm. Oh. So, ano pala talaga yun? Parang yun ang sign of covenant ni God. Apo. Pero yung tuli po kasi nila, it's a slit. Slit lang. Hindi yung... Iba po kasi yung tuli ng Pilipino, iba yung ano, kumbaga talagang ano, circumcised talaga. Kumbaga ginupit talaga siya ganun. Yung sa kanila parang ini-stit lang. Parang it's more of ano eh, it's more of ceremony talaga. Kumbaga parang ganun. Yeah, pag 8 day old yung baby na lalaki, doon tinutuli. Sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, ganun ang ginagawa. Oo nga. Ganun lang. Yeah. I think ngayon, days, pagka, parang ito, di ba, lalaki na yung magiging anak namin this time. Mm. I think sa ospital pa lang, tinatanong na eh. Yeah, kung gusto mo. Pero, actually, patuloy mo na. Kasi, ano eh, para di na siya masaktan pagka malaki na siya. O, para isang iyakan na lang, ano? Hindi, libre lang pag pinanganak. Oh, okay. Pero pag matanda na, surgical 'yun dito. Ayun, 'yun ang tatanong ko kung may tahi. Mahal. Oo, may tahi. Ah, sa bata? Hindi ko lang sure, parang di naman yata kailangan kasi maliit lang 'yun eh. Pero pag dito, pag binatilyo na, surgical na 'yan. Kumbaga, mahal. Oh, thousands of dollars. Mahal 'no. Ah. Kaya madaming Pinoy opted uuwi sa Pilipinas, doon papatuloy 'yung anak. Yeah, madaming ganun. Summertime, mga ganun. Yeah, madaming ganun kasi mas mura eh. Pamasahin mo na lang yung $1,000 mo, uwi ka. Nakabakasyon ka pa. Patuloy mo yung anak mo, sa linggo lang naman yan. Magaling na yun. Okay. Oh, yun. Okay. Ilang taon na si Abraham at si Sarah noong nandun sa chapter 17 natin? 99 and 90. Diba? 1990 ba yan? Tama ba? Yeah, yes. 99 si Abram. Abram pa rin pangalan niya. 99. Oh, 90 si ano, si Sarai. Sarai. Oh, kasi okay. Doon niya si Tita Fe. Tita Fe Dumok. Yes, mo si Tita Fe. I know. Tita Fe Dumok is 90 years old. Yes. Yeah. Yeah. So sino ba naman ang maniniwala, 'di ba? Kung ganun ka ano. Imagine mo papangakuan si Tita Fe na mga anak siya. Oo, 'di ba? Medyo magdududa ka na. Yes. Pero siguro during those times hindi kasing old ng old ngayon yung itsura nila. Kasi para pag diskitahan ka ng Pharaoh ni Abimelech, maganda ka pa, ibig sabihin. Hindi pa nag-fade talaga yung katulad ng yung old natin ngayon. Diba kasi pag nag-60 years old ka na, ang tawag na natin senior na, di ba? Senior citizen. Siguro yung time na yon parang ang itsura pa ng 90 years old, mga 40 years old, mga gano'n. So, kasi nagustuhan pa siya ni Pharaoh at saka ni Abimelech. So, there's something pa rin. There's something about Sarah. Ano, kumbaga nakakaano pa, nakakabiktima pa ng mga ano. Sa Tagalog may asim pa si Sarah. Hindi ko na nga sinabi, naiya ako eh, pero you know. Pero may asim pa. Eh ilang taon namatay si ano, si Abraham? 100 ano something. Si Sarah 127 ata, parang ganun. So malalaman natin mamaya. 170. Yes. Anyway, okay. So yun yung natutunan natin nung chapter 17. Natutunan din natin na you know, nakipag-usap ulit si Lord kay Abraham. Sinabihan ulit siya na kay Sarah
kay Sarai manggagaling yung promise, yung covenant na ano, yung that he will be ano, having a son. Tapos di ba nag-bargain pa nga ng konti si ano, if you ano yun, if you would only ano, si Ishmael. Mm. Oh, that Ishmael might live before you, parang ganun. So pumayag naman si Lord na kahit si Ishmael ibabless niya. Mm. Mm-hmm. Naalala niya 'yon. And then yung history nga na ano, yung laging pinapaalala sa atin ni Pastor Jeff, o fast forward nowadays. Yung nangyayari ngayon sa Middle East, parang ganun. So dito natin nalaman yung history pala talaga kung bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon. So nag-umpisa doon sa kanila. Parang ganun. Mm-hmm. So, ayun. So dadako na po tayo sa chapter 18. Ayan. Teka. Pastor King, sa chapter 17 din, dyan pinalitan ni Lord yung pangalan ni Abraham. Oh, Abraham. Ah, uy, importante yun. Oh. Yeah, sa 17.3. Ano, 17.4. 17.4 yan. Oh, okay. That's good. 17.4 patingin niya. Alam ko may ibig sabihin yung Abraham. Kasi I will make you the father of many nations, sabi ng Lord. Kaya pinalitan niya yung pangalan. Yun yung ibig sabihin ng Abraham. Mm-hmm. Eh yung ibig sabihin ng Abraham. Hindi ko alam. Baka wala, pangalan niya lang. Eh, meron. Meron ba? Exalted Father. Yes, ayun. Abraham, yung Abraham lang yun. Abraham, yes. So, Exalted Father, naging Father of many nations. Father of many. Yeah. Father of multitude. Parang father. Sa amin kasi mga Kapampangan, hindi naman nagpalit ng pangalan si Abraham. Yes. Kahit na Abraham, Abraham pa rin ang tawag na. Dahil wala kayong letter H. Abraham. Wala kaming letter H eh. Abraham pa rin tawag namin. Yung pong may H, inaalis. Pero pag meron, pag walang H, inadagdagan. Inadagdagan. Ay, ganun pa yun. Ganun kami ka. Ay, yay! Lolo ko pangalan, Abraham eh. Ikapampangan nga kami. Lolo Abraham. Lolo Abraham. Kaya nickname na lang, Lolo Abel na lang. Good evening, Pastor Bong. Good evening. Good evening po. Hi, good evening. Good evening, Pastor. Good evening sa inyo. Pastor Bong, magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, Pastor. Okay. O meron pa po ba tayong naalala? Yeah, sa chapter 17, nandiyan nga yung tule, yung covenant. Mm-hmm. Diba? Yung mark of the flesh, no, para maging permanent covenant. Nandiyan din yung sinabi niya na Sarah, ano, Sarah, diba? Si Sarah, yung naging Sarah si na ang pangalan. Sarah. Verse 15. Yeah. 15. Tapos sabi niya, sa pamamagitan ni Sarah, dadaan yung mga nations, mga kings, di ba? Which is nangyari naman ngayon, both Arab and Jews, di ba? Oo. Tapos natawa din si Abraham dahil nga manganak na yung asawa niya. So, tapos specifically sa verse 19, sinabi ni Lord na ang pangalan Isaac. Isaac ang ipangalan niya. Yes, Isaac na yun. So kino-confirm niya, sabi niya, I will confirm my covenant, no, permanent covenant for this future, for his future offspring. Yan. Sabi niya rin, binanggit niya na si Isaac. Sabi niya, manganganak ka next year. Mm-hmm. Tapos binanggit niya rin si Ishmael sa verse 20. Sabi niya na, pakinggan kita, Ishmael. Sabi niya, di kita nalilimutan. Ibi-bless din kita. Sabi niya gano'n. Tapos, imu-multiply din kita greatly. Yan. Pero, ewan ko, naaalala niyo, dun sa verse, sa chapter 16, na narinig ko kasi noon, nung pinapanood ko yung video ninyo na wala ako. Si Pastor Bong, yung nagturo noon eh. Nabanggit doon na ano, nabanggit doon na wild monkey. Si Ishmael, di ba? So, etong si Ishmael, wild donkey kasi, fast forward nga ngayon, sino yung wild donkey talaga ngayon? Yung tipo nagpapasabog ng 9-11. Yung wild donkey yun eh, di ba? Parang the facade, nagalit na lang. Kasi dati, barkada nila yung mga Amerikano eh. Kasi ang story niyan, itong mga Middle East country, pansin nila nga, meron silang deposit ng oil. Pero wala silang technology kasi hindi naman sila nakapag-aral talaga.
Di ba nga, mga tauhan nila, mga Pilipino, mula opisina hanggang sa labor, lahat. Di ba yung mga nag-Saudi? Wala talaga silang kakayahan kasi hindi sila aral eh. Ngayon, kinuha nila itong mga Amerikano para i-develop yung kanilang oil. Kaya nagkaroon ng Aramco, yung Arab American Company. Diba? So oil company yon na itong Aramco naghanap ng mga oil hanggang sa natagpuan nila. Siyempre, ito Amerikano, hindi naman papahuli. Kinuha nila halos madaming parte ng ano, dinala nila dito. At nagkaroon ng ano, ang away talaga, yan 9-11, sabi lang nila jihad, sabi lang nila it's more of religion or whatever. Pero ano yan, malaking dahilan din siya na yung negosyo ng oil. Pag kasi parang feeling kasi nung mga Arabo and medyo naargabyado sila pagdating sa oil. So ngayon, itong mga Amerikano, parang ginawa nila, hindi namin kayo masuntok ng harapan dahil ang laki nyo eh. Di ba? So binatukan nila nakatalikod, parang ganun. So pinasabog nila yung 9-11, di ba? Yung World Trade Center, ang daming bombing, suicide bombing, terrorism. Kaya somehow, nagkatotoo yung sinabi na magiging wild donkey si Ishmael. Yeah. Diba? Ngayon nangyayari na siya. Diba? Yeah. Ayun. Diba? As in wild donkey, halimbawa, Taliban. Diba? Come to think of it. Diba? Ayaw niyang pag-aralin yung mga babae, ayaw niyang magmaneho, ayaw, dapat nakatalokbong palagi, nire-rape yung batang lalaki. I mean, wild donkey. Alam mo yun. Kumbaga, advanced na yung pamumuhay ng maraming bansa. Nandito na sila sa technological age, space age. Nandun pa kayo sa sinaunang panahon na lalaki lang ang malakas, lalaki lang ang matapang, lalaki lang ang pinagsisilbihan. So, kumbaga, yung inequality ng babae at lalaki nandun pa rin. So, still, wild donkey stage pa rin sila. So, mahaba pa yung sitwasyon na yan unless na lang na mga tao nila. Sila mismo ang gagawa ng paraan para mapalitan yung sistema nila. Mm. Yeah. Wow. Nakaano lang na, nakaka-amaze lang na nakikita mo yung sinasabi sa Bible na nangyayari ngayon. Diba? Mm. Yeah. Wow. Parang hindi ko talaga gusto yung pumunta sa kanila. I don't know. Parang nakakatakot pumunta sa kanila. Anyway. Ayun, pero marami po akong mga kakilala, mga nurses, mga gano'n na nagpupunta doon sa mga ano. Saan? Sa Middle East. Middle East, alam mo ba ang Middle East ay made in the Philippines yan eh. Kasi lahat ng mga gusali dyan, mga bridges, lahat mga infrastructures, ang gumawa niyan, Filipino architects, engineers, saka mga laborers. Kaya matatawag na made in the Philippines. Oh, diba? Kasi tayo yung cheap labor tsaka marunong. Mm-hmm. Pero since nagtitipid na sila bandang 90s, kumuha na sila ng mga Indians kasi mas mura. Pero hindi marunong sa labor. Oh. Magaling ang Pilipino sa labor. Basta infrastructure, magaling ang Pinoy. Mga kahoy, mga semento, mga ganun. Mga Indian, magagaling sa technology. Mm-hmm. Yeah. Right? Ayun. Okay. O siya, okay na po ba? Wala na po ba tayong naalala from last week? Ano lang, added information lang. Magkaiba ang mga Iranians sa mga Arabs. Iba sila. Mm. Okay, ang mga considered Arab nations are Qatar, UAE, Saudi, Iraq, Yemen, Egypt, pa ba? Syria. So, yun yung mga Arab countries na nakapalibot sa Israel. Pero may isang nakapalibot sa kanila, Iran. Ang Iran yan, hindi mga Arabs yan. Ibang lahi yan. Ang dati nilang pangalan ay Persia. Persia sila. So hindi sila Arabs. Mukha silang Arab, mukha silang Arabo, pero hindi sila Arab. Actually, pag may nakausap kang Persian or Iranian at sinabi mong Arab siya, magagalit sa'yo. Diba? Si Besad, Pastor. Yeah, Persian. Si Besad. Besad is Iranian. Magagalit sa'yo. Tawagin mong Arabo, magagalit sa'yo. Ano yun? Ayaw nilang tatawagin silang Arabo. Para mga Mexicans. Diba? Alba, may na-meet kang Guatemalan or Cuban or Honduran.
Pag tinawag mo silang Mexican, magagalit sila sa iyo. Yeah. Kaya tawagin mo silang Emmy. Hindi nila tawag alam. Tawag namin sa kanila Emmy. Emmy. Yung mga Iranian po ba, kakampi ng Israel? Nope, kaway din yan. Ano ba yun? Kaway din yan. Actually, galit na galit ang Iranian sa Iraq at ay sa US at saka Israel. Yeah, may yung sinabing ano rin kasi yan eh, theocracy din yan, theocratic, ibig sabihin ang nagpapatakbo, it's a Muslim nation din, nagpapatakbo ng gobyerno ay yung religion. It's a bad idea pag haluin mo religion at saka ano, government. It's a bad idea. Yeah, parang Taliban nagpapatakbo religion at saka ano. American. Okay. Pastor, yung Bahrain at Kuwait, considered Arab pa rin ba yun? Arab yun no, ngayon. Yeah, Arab. Arab. Yeah. Ayun yung mga anak ni Ismael, lahat ng Arab nations. Kasi nanay ni Ismael galing ng Egypt. Diba, si Hagar? Si Hagar, yan yung binigay ni Pharaoh. Diba, naalala nyo, kinuha niya asawa si... Si Sarai. Sarai. Tapos nirelease niya, binigyan niya ng slaves, binigyan niya ng mga kayamanan, wealth. Si Hagar isa doon. Eh syempre, mas bata, maganda, mukhang maganda yung pangangatawan niya, so binigyan niya kay ano, baka mag-produce to ng magandang anak. So inanakan sa ni Abraham. Yun ang story nun. Diba? Pang-tulfo lahat, diba? Hindi na ka-hindi. Hindi na katanggi eh. Okay. Alright. So, chapter 18 na po tayo. Mm-hmm. Share ko. Okay. Yeah. Ayan. So, makikibasa po. Ayan. From verses 1 until... Five? Yan. Makikibasa po, Sister Fepot. Parang wala si Tita Fedo mo. Oo nga eh. Wala pa. Hindi pa dumarating. Ayun. Sister Fepot. Ayan. Yeah. Okay. Chapter 18. The Lord appeared to Abraham at the ox of... Hold on. Yung picture mo nakakalap eh. Okay. The Lord appeared to Abraham at the oaks of Mamre while he was sitting at the entrance of his tent during the heat of the day. He looked up and he saw three men standing near him. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to meet them, bowed to the ground, and said, "My Lord, if I have found favor with you, please do not go on past your servant. Let a little water be brought that you may wash your feet and rest yourselves under the tree. I will bring a bit of bread so that you may strengthen yourself. This is why you have passed your servant's way. Later, you can continue on." "Yes," they replied, "do as you have said." Ayan. O, dyan muna tayo. Anong napansin nyo dito? Or ano yung napipicture nyo ba? Yung pangyayari. So ang sabi, 'di ba? And the Lord appeared to Abraham by the oaks of Mamre. Doon pa lang eh, and the Lord appeared. May masasabi ba kayo doon? Ano na napansin niyo doon sa word na Lord? Yes. Naka all caps. All capital. Yeah. Yan. Pag nabasa niyo sa Bible, naka all caps. Si Lord yun. Okay. And then, sa kainitan daw ng ano, of the day. So, siguro, question na po, Pastor. Yes, question. Po. Si Lord ba umapir? Ang alam ko, pagkakalam ko noon nga, si Lord hindi siya umapir sa mga alam, pero dito talaga nagpakita siya. Akala ko through ano lang din sa mga parang puno ba or something na tree. Mm-hmm. Dito talaga physical nag-appear siya. Ang may nabasa akong commentary, sabi niya, this is the Trinity. Yung nag-appear kay Abraham.
Kasi ang parang sinabi niya doon, nagpapahinga si Abraham, mainit yung tanghali, tapos all of a sudden may dumating. Well, kung may dumating, sabi niya, may dumaan. Eh di may dumaan, parang ganoon. bakit parang nataranta si Abraham at gusto niyang maging hospitable bigla dito sa mga to. So, parang ganoon. So, kumbaga, meron kasing version to na angel naman, angel tong mga to, parang ganoon, no? Parang ano, pero pagka kasi LORD na capital, ibig sabihin talaga yan, si Lord talaga yan. Kumbaga, nagpakita talaga sila, in a sense, no? So parang nagpakita sila na yung naalala niyo yung pinag-aralan natin si Adam at saka si Enoch, 'di ba? Yung naglalakad sila sa garden, parang ganoon. So parang ganoon yung ano, lumalabas na tong three visitors na to. Eh particularly patungkol kay Lord. Tingnan natin hanggang sa mga susunod na verses kung mag-a-affirm nga na si Lord to o angel lang, malalaman natin. Okay. So ayun. So sa kainitan ng ano, ng araw, tatlo dumating. Okay? So tama yung sinabi ni Pastor Jeff na dali-dali siyang ano eh. So he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth. Okay? Ay, ano ba ang version na nakasulat dyan? Bowed to the ground. Okay. So, nandun yung reverence niya. Doon sa tatlong dumating. I mean, like, kung may dumaan man na regular na tao, malamang hi, hello lang siya. Pero ito, alam niya. Bakit siya so, bowed down? Bowed down to the ground. Ito na naman yung bowed down niya. Pwede naman na mag-alok ka rin. Ay, kain kayo dito. Pahinga muna kayo. Mag-wash kayo ng feet. Ganun. Pero hindi mo kailangan mag-bow down. Kasi remember, Abraham is also a Lord. Di ba? Ano rin siya eh. Lord over his little nation. Yung dala-dala niya. Di ba? So, siya yung big boss. Siya yung chief. Siya yung head. So, these kind of people, they don't necessarily bow down agad-agad. Yes. There's something na nakita niya dito sa tatlo na worthy na mag-bow to the ground. Ibig sabihin, if you bow to the ground, eh nagpapatira pa ka. Diba? Yep. Okay. Ano pa ang na-observe natin? Bakit washing your feet? So palagay niyo. But in-offer niya washing your feet. Pag may dumaan ba sa bahay niyo, binisita kayo ni Pastor Bert. Oh, Pastor Bert, paghahanda kita. Asan mo yung paa mo? Diba? Bakit washing your feet sa palagay nyo? Parang humility. It shows humility. Oh, kasi ugasan mo yung paa. Eh, diba? Yeah, totoo yun. It shows humility. Pero bakit? Bakit inaalok niya ng washing your feet? I think, Pastor, yeah. it's their culture. Yes, it's our culture. Particularly, bakit naging culture nila yan? What do you think? Dahil lalakad palagi. Siguro, Pastor, pag naglalakad po sila, dahil malikabok. Exactly. Exactly. That's the very reason. Yeah, naalala nyo ng mga bata tayo? Naalala nyo ng mga bata tayo na pagkatapos natin maglaro, diba? Yes. Bago pumasok ng bahay, sabihan ka na nanay mo, "Hoy, hugas ko muna ng paa." Bago ka matulog, maghugas ka ng paa. Nakakatawa, sa Amerika, daladala ko pa yun. Nung mga bata yung anak ko, sinasabihan ko sa kanila, bago matulog, maghugas kayo ng paa. Tapos aangal sila, "Bakit kami maghugas ng paa? Malinis yung paa namin." Dahil nga dito sa Amerika, di ba malinis yung mga paa ng tao? Kasi pag lumabas, saka sapatos. Pag nasa bahay, minsan nakamedyas, di ba? Pag lalo na pag malamig. So walang dumi yung paa. Pero since naging kultura mo na nakasanayan mo, pinaghuhugas mong pilit ng paa yung bata na hindi naman madumi ang paa. Kasi nung bata tayo, pagkatapos maglaro, maalikabok kasi hindi pa simento yung mga lugar noon eh, di ba? So pag naglaro tayo, maalikabok. During those times,
siyempre hindi pa wala pang hindi pa usong sasakyan na aircon o sapatos na enclosed. So, 'di ba sandal sila noon, tapos naglalakad sila saan? Sa disyerto. So, malikabok ang paa nila. So, bago pumasok sa tent, bago pumasok sa bahay nila, kailangan nilang maghugas ng paa. So, sa panahon ni Kristo, ganun din. Kaya ginamit ni Lord na pamamaraan yun, yung paghugas ng paa, because of humility nga, to show humility and servanthood. So, yun din yung pinapakita ni Abraham. Na yung humility niya, humbleness niya, at saka gusto niya mag-serve sa kanyang Lord, no? No, so hinuhugasan yung paa. Pero tama 'yon. Basically walang masyadong kababalaghang explanation doon dahil lang talaga maalikabok yung paa nila. Tama si Tita LB, maalikabok lang yung paa. 'Di ba? Yes. Meron pa ba kayong na-observe? Sa present time, anong kapalit noon? Bibigyan mo ng tsinelas, 'di ba? Yeah. Diba, ganun naman ngayon. Pinilas na panloob ng bahay lang. Yeah. para ma-relax yung paa niya na since nakasapatos siya the entire time, bumiyahe siya, pumunta siya sa bahay mo, and then you offer mga slippers na pambahay para... The chicken ni Jesus. Ano, Jesus was... Diba? Yeah. Okay. So, ako pa sabi, may tanong pa ako. Isa na lang. Sige, James. Ito bang three visitors ako in-expect ni Abraham o hindi? Basta dumaan lang. And then, ano na, in case naman, ano yung purpose ng three visitors na yun? Bakit siya dumaan kay Abraham? Yan, naganda ng tanong ni James. Yung purpose, sasagutin mamaya. Pero okay. Mamaya sasagutin niya ang purpose. Pero maganda yung tanong niya na in-expect ba to ni Abraham or hindi? Diba? Actually, pag tinitingnan mo dito, Parang hindi, no? Mm-hmm. Pero sa tatim dumalang tao. Pero if you will go back doon sa chapter 17, inyang panilayan. 'Di ba may binigay na promise? Magkailan? Na next year, magkakaroon ng anak si Sarah. Ang ipapangalan Isaac. So pag na-inform ka na gano'n, medyo nag-expect ka na na may mangyayari. Nakuha natin. Na mayroong darating or anything na possible. So ako, tingin ko it appears dito na parang hindi niya alam, pero tingin ko nag-expect siya, pero hindi niya lang sigurado kung ano, paano, sino. Kasi na-inform na sila Kung babalikan natin yung last week, na-inform na sila na si Sarah mabubuntis, dadaan yung kings, nations, and everything. At yung promised son, yung pagbubuntis niya, si Isaac. In fact, sinabi niya ang pangalan, Isaac. So, specific na . So, kung specific na instruction sa'yo, medyo mataas na yung awareness mo na, teka, oo nga, no? Dumating na yung pinapaano ni Lord. Diba? So, I think, ako, ang tansya ko lang sa akin, alam niya na darating tong tatlong bisita na to. Ako po, ang tansya ko, hindi niya alam. Okay, sige. Okay, malalaman natin lahat yan mamaya. Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Yeah. Okay, so moving on. Ayan. So verse 6 until 8. Until 8. Ayan. Brother James. Ayan, kayo po ang magbasa ng susunod. Nakamute ka ba, James? So, Abraham hurried in the tent and said to Sarah, "Quick, need three measures of fine flour and make bread." Abraham ran to the herd and got a tender, choice calf. He gave it to a young man who hurried to prepare it. Then Abraham took curds and milk, as well as the calf that he had prepared, and set them before the men. He served them as they eat under the tree. Okay, so dali-dali. Diba? Pumunta siya sa tent ni Sarah. Paluto. Tapos, oo. Pag ano ka, mag-bake ka ng ano, ng bread. Gumawa ka ng bread. Tapos, nagpakatay, ganyan. Tapos nag-prepare ng milk, nag-prepare ng basta lahat, tapos sinerve niya, siya mismo ang nag-serve.
Okay, nai-imagine po ba natin yung pangyayari? So they were eating under the tree. Ayan. Okay. Wala namang parang, wala rin namang parang special dito. Pero ganun lang po yung nangyari, dali-dali. Okay. Oo. Di ba? Na-surprise siya. Dali-dali. Okay. Next. Verses 9 until 11. Ayan. Sino ba ang mga nandine? Si Tita Lenlen po. Tita Lenlen, pakibasa na lang po. Okay. What verse? 8? 9? Where is your wife, Sarah? They asked him. There in the tent, he answered, "The Lord said, I will certainly come back to you in about a year's time, and your wife Sarah will have a son." Now Sarah was listening at the entrance of the tent behind him. Abraham and Sarah were old and getting on in years. Sarah had passed the age of childbearing, so she laughed to herself, "After I am worn out and my Lord is old, will I have delight?" Okay. So, alin po ang na-observe nyo dito na inulit na sinabi? Yung doubt ni Sarah because age na siya, old age na siya. That mm-hmm. she cannot bear a son anymore. Mm-hmm. And she, parang dinismiss niya yung ano eh, ginawa niya lang joke. Natawa siya, di ba? Tapos inulit na naman dito, "I will certainly come back to you in about a year's time." Inulit na naman. So, ibig sabihin, kung sinabi yun doon sa chapter 17, in a year's time, so parang ilang araw or ilang weeks lang ang nakalipas, then saka bumisita tong tatlo. Parang ganon, right? Kung iisipin mo, in a year's time. So, it could be at the same week. It could be the same month. Parang ganon. Ano po? Same season. Parang ganon. So, in a year's time. So, inulit na naman dito. Okay? Your wife will have a son. Now, Sarah was listening at the entrance of the tent behind him. So, wala dun sa, dun sa kainan. Wala dun sa kainan si Sarah. Dun sa under the tree, di ba? Kumakain sila under the tree. So, si Sarah nandun sa likod, sa may tent. Entrance of the tent, nakikinig. Okay? Tapos, ang nakasulat dito, so she laughed to herself. So imagine niyo, kumakain si Abraham kasama yung tatlo. And then nandun lang siya sa likod, tapos natawa siya sa sarili niya. Parang gumanon siya sa sarili niya. Okay? So eto naman ang inano sa akin, parang pinaalala sa akin as I was reading yung mga previous chapters natin. Okay? Si Lord kumakausap, ang kinakausap niya lang si Abraham. Nung sinabi na, "I will make you the father of, you know, many nations," ganyan. Nagpapakita si Lord, nagsasalita si Lord, kinakausap niya si Abraham lang. Diba? Kaya nung one time na nag-Bible study tayo, isang topic na natutunan natin is communication. So parang, ang nasabi pa nga ata natin, baka hindi lang na-communicate ng maayos ni Abraham kay Sarai. Diba? Kasi ang laging sinasabihan ni Lord, si Abraham pa lang. Eh ngayon, bumisita na yung tatlo. At nakita na at narinig na mismo ni Sarah herself. Okay? So yun ang parang ganun ang situation. So ang iniisip ko tuloy, baka talagang kailangan puntahan na si Sarah para maniwala na siya na sa kanya manggagaling si Isaac. Parang ganon yung promise sa son. Kasi ayaw niyang maniwala doon sa sinasabi lang ni Abraham eh.
Ano yun? So, yun ang para sa akin. Eh, sa inyo po. Anong na-observe nyo dito? Ako dito na-observe ko para bang si Lord at saka si Ebra, para nagkakaroon silang face-to-face, nakakausap sila diretsahan without hindi siya ano, yung in the form of ano. Actually, ang nakasulat nga po talaga sa ano, na nobody has seen God's face. Kasi kung hindi, mamamatay sila. Yan ang sabi eh. Kaya, di ba, nung si Moses, ang nakita lang yung likod. Moses, sa burning bush, parang gano'n. Burning bush, yeah. Nakita lang ni Moses yung likod. Si Father, si ano yon, si God the Father yon. Mm-hmm. Eh ito, dun sa, ayon naman dun sa mga nababasa ko commentary, dalawang angel at yung isang Lord ay si Jesus Christ. Oh, meron yung ganun. Okay. So, dalawa, ibig sabihin parang nakaka-face-to-face ni Abraham si Lord nung yung panahon ni Abraham. Okay. Si God the Son naman, yung isa kong nabasang commentary, God the Son naman. So, kasi nga, relationship eh, si Jesus. When God sent the Son, si Jesus Christ, it's all about having a relationship with humanity. Mm-hmm. Parang ganun. Kasi nobody has seen really yung face ni God the Father, parang ganun. So I don't know, as we go along, mm-hmm, makikita natin siguro pagka hinimay-himay pa natin to. Okay. Yes, exciting yung mga tanong mo, ha, Reverend Pastor Bishop James, ha. Okay. So ayan, so nung narinig ni ano yon, 'di ba? Hinanap na siya talaga eh. Hinanap na siya, where is Sarah your wife? Di ba? Oh, ayan, para maniwala na. At nanggaling na mismo sa bibig ni Lord, I will surely return to you about this time next year. And yeah, Sarah your wife shall have a son. Narinig na niya ngayon with her own ears. Eh, yun nga lang, natawa siya sa sarili niya. Like, oh, you know. Now, Abraham and Sarah were old, advancing years. The way of women had ceased to be with Sarah already. Ang ano naman dito, ang sabi, parang menopausal na daw si Sarah. The way of women had ceased to be with Sarah. So, Sarah laughed to herself, after I am worn out, and my Lord is old, shall I have pleasure? Parang mag-i-enjoy pa ba siya? Parang ganon. So, yun ang pumasok sa isip ni Sarah, kaya siya natawa. Okay? And ang then, kausap ni Sarah dito yung sarili niya. Yung sarili niya, oo. Oh, kasi nakikinig lang siya, nag-eardrops lang siya. Oo, remember, nasa labas siya. Eavesdrop ba? Eavesdrop? Eavesdrop, yes. Sabi ko eardrop. Eavesdrop pala. Ang kausap dito ni Lord, no, or nung tatlong, kasi hindi natin ma-establish eh. Nakalagay lang dito, tatlong bisita. Yes. Trinity ba yun? Si Jesus ba yun? May kasama dalawang angel? Kumbaga, hindi pa natin alam. Ano, kumbaga, maaring isabihin dito, maaring hindi. Pwede natin itanong pagdating natin sa heaven. Pero ang importante dito is na nag-uusap sila at sinasabi ni Lord na next year magkakaroon kayo ng anak, nakikinig itong si Sarah. Yes. At natawa siya. Mm-hmm. Tapos kinakausap niya yung sarili niya. Diba? Sabi niya, kung kailan ba naman akong tumanda at saka matanda na ang mm-hmm asawa ko. So hindi mm-hmm lang niya sinasabing matanda siya, pati yung asawa niya daw may edad na. Mm-hmm. But, siyempre, pagka naman may edad na ang tao, bumababa na yung activity na gano'n. Will I have delight? No? Pwedeng kasi delight in a pleasurable way, or pwedeng ang ibig sabihin nito, will I have delight in having children? Pwedeng ganun. Na magiging, will I be delighted na dumating yung anak ko? Di ba, pag may lumabas na bata, masaya tayong lahat. Parang ganun. So, pwedeng dalawang meaning. Ano? Pero ang obvious dito, itong si Sarah, natatawa sa napapakinggan niya. Ayan. Kaya medyo, kumbaga, naging it signifies na lack of faith itong naging attitude ni Sarah.
Okay. Hi, so, Tita Fe. Yeah. 19, verse 19. Good evening. Good evening lahat. Kararating ko lang, Pastor. Sorry. Okay, verses 13 to 15 naman. Ayan. Ayan. So, si ano po, si Tita Elvi? Okay, basa po ng 13 to 15. Ay, nakamute po kayo, Sister Elvi. 13. But the Lord asked Abraham, why did Sarah laugh, saying, can I really have a baby when I'm old? And is anything impossible for the Lord? At the appointed time, I will come back to you, and in about a year, she will have a son. So Sarah denied it. I did not laugh, she said, because she was afraid. But he replied, no, you did laugh. Naku, ayan na. Malakas. Aro, ang lakas ng tawa, kaya narinig. Siguro nga medyo napalakas na ako. Pwede itago sa Panginoon. kahit na whisper lang, maririnig. Kahit na whisper. ano yung mga manifestation na si Lord talaga to? Yeah. Una-una nga, sabi natin, basta capital, all capital, L-O-R-D, si Lord yan. Yeah. Diba? Tapos, una, paano narinig? Yeah. Eh, di ba si Lord lang naman ang omniscient, omnipotent, di ba? Siya lang naman ang timeless. So paano niya nalaman? So paano, di ba? Eh si Sarah lang naman mag-isa nandun. Di ba? Oh. Tapos inaano niya pa, ilang beses, pangatlong beses na to, sinabi niya, appointed time, I will come back to you. No, at magkakaroon ka ng anak next year. Di ba? Ano yung mapapansin niyo doon sa reaction ni Sarah? Mangananak daw ako. Pwede pa pala. Tita Fe, pwede pa Tita Fe. 91, pwede pa. Wala, sabi nga eh, it's the fate of Sarah. Kaya sabi nga ng Panginoon, wala bang, is there anything to hide? Ala namang kasi imposible sa Panginoon . Pag sinabi niya, kahit na worn out ka na nga, kahit past age ka na, the Lord, if sinabi ng Panginoon, di po ba gagawin? Di pa usin soro dito na tsaka ano ba yun? Yeah. Alam mo yung baog ka man. Oh, baog ka man, wala ka mang wala imposible kasi. Oo. Wala ka mang matris. Wala imposible talaga. Kahit na wala kang womb. Kahit na wala kang womb. Nalagyan ka ng womb ng Panginoon. Oh. Amen. Walang imposible kay Lord. Amen. Yes. Mm-hmm. Professor, walang imposible. Ano pang napansin nyo dito kay Sarah? Ay, nagsinungaling. Natakot. Natakot siya. Ano napansin nyo sa pamilya Abraham? Ano yung mga hand-me-down nila? Nagsisinungaling sila. Mahilig silang magsinungaling. Mahilig mag-deny. Ano ba? Mag-deny. Mahilig magbago ng kwento. Natay tayo dyan. Ano bang pagkakaiba natin sa kanila, right? Mm-hmm. Eh, tayo yung supply. Oh. Parang yung alaga ko, mahilig magkwento na yun. Oh, diba? Pamilya supply. Oh, ikaw ang kumain na. Hindi, sabi niya, pero... Pero kinakain niya, humumuya siya. Huling-huli na eh, no? Dininay pa. Grabe talaga. Kaya kami sa mga bata, yung mga anak namin, pag may napansin kami na maliit na bagay lang na nagsinungaling sila, kino-corner agad namin yun. Kumbaga, pinagtutulungan namin na ipaliwanag na maling-mali yun. Kumbaga, ha-highlight mo na maling-mali yun. Kasi bata, maniniwala yun. Para kung sa puso nila na hindi nila ulitin.
Kasi pag ang bata natutong mangupit ng maliit, paglaki niyan, corrupt yan. Pag natutong magsinungaling yan, paglaki niyan, cheater yan. Alam mo yan? So, bata pa lang, talagang iano mo na siya na paulit-ulit na sabihin mo mali yan, hindi matutuwa sa yung Diyos, hindi maganda yung kakinatnan yan. So, siguro itong kinalakihan ni Sarah, ni Abraham, normal na sa kanilang magsinungaling, normal na sa kanilang mandaya, or kaya na-hand me down nila sa mga anak nila. Di ba? So, yun. First question. Yung first two na sinabi ni Lord na mga anak na yung pagiging magiging father of many nations si Abraham, coming from ano sa kanya mismo kay sa Sarah, hindi alam ni Sarah yun, di ba? Yung first two, yung first two alam niya, pero ang kausap ni ano si Lord, Abraham lang. Yeah. Yes. Kaya yung sinasabi nga ni Pastor Tin, baka na-miscommunicate, hindi nasabi. Hindi po. Nasabi, pero hindi siya, yung kumbaga, solid. Hindi siya kasi convinced. Galing lang sa bibig ni ano ni Abraham. Kaya iba interpretation ni ano ni Sarah. Gumawa siya ng Hagar. Oo. Hindi. At saka nung una kasi, ang sabi is, you'll be a father of many nations. Hindi naka-specify na kay Sarah manggagaling. Mm-hmm. Parang ganon. I will bless you, I will multiply you. Possibly. Thank you, Father of many nations. Yeah, ganyan. Right. Pero hindi, kumbaga parang siguro, yun ang sinabi ni Abraham kay Sarah, na, sabi ni Lord, magiging Father of many nations daw ako, ganyan. So, pero, wala sa usapan na kay Sarah yung manggagaling. Nung una, pero obviously, morally, kumbaga morally kumbaga they should have considered na kay Sarah manggaling dahil siya ay asawa. Oo, morally. Oo. Kasi ang nangyari nga nagkaroon ng immoral solution si Sarah kasi wala siyang tiwala sa Diyos. Ay, hindi naman ako manganak eh dahil sa itsura kong to, may edad pa ako manganak. So gawa ko ng ibang solusyon. Pinangunahan niya Panginoon. Yeah. This is kadalasan guilty tayo dyan, di ba? Ganun po yung nangyayari. Yeah, tayong lahat, guilty tayo dyan na maganda yung sinabi ng Lord sa atin, o itong gagawin ko. Pero sabi ng Lord, unti-unti, re-reveal ko sa'yo, excited tayo, pinangungunahan tuloy natin, gagawa tayo ng ibang solusyon. Pero ang goal natin, yun pa rin. Parehas lang naman kayo ng goal ng Lord eh. Yun lang, you don't do it God's way. Baga, you do it your way. Diba? Yeah. Because the first time na marinig ni Sarah direct to God na mga anak siya, kaya siguro siya natawa. Mm-hmm. Yeah, this is her first time na ano, narinig niya directly. Kasi yung mga sinaunang Say niya lang kay ano, di ba? Narinig niya lang kay Abraham. Oo, hindi siya nakarinig directly kay Lord eh. Si Sarah. So kaya, this is her first time. Siya. Pero I mean, kung tayo ba naman ay directly makakarinig kay Lord, I don't know, I think mas maniniwala tayo. Kasi maniniwala tayo sa asawa lang natin. Parang ganun. I don't know. Ayun na nga kasi, si Lord na yung napakinggan niya, natawa pa siya. I know, yun nga eh. Kaya medyo dininay pa niya na natawa siya. Kaya medyo offensive dahil kaya tinanong ni Lord, ba't natawa si Sarah? Yes. Hindi niyo ba seryoso? Parang ganun, di ba? Kaya siya natakot. Oo. Kasi sinungaling si Abraham before, kaya maaaring hindi niya rin pinaniwalaan si Abraham. Pwede. Kasi ganito yan. Ilang beses yung binenta. Kasi ganito yan. Kung ano yung turing natin sa asawa natin, yun din yung magiging attitude nila. Totoo naman yan eh. Halimbawa, ganun nga yung turing ni Abraham. Kaya ganun yung attitude ni Sarah. Diba? Kasi nga mali rin yung pagturing ni Abraham sa asawa niya. Parang halimbawa, pag babae ka, asawa kang babae, subukan mong wag respetuhin yung asawa mong lalaki. Lahat ng anak mo, sigurado hindi rin respetuhin yung tatay nila. Ganun lang yun eh. Kumbaga, yun yung mga hand-me-down scenes nga na
na dapat nating iwasan, na dapat matuto tayo sa Abraham family. Kita nyo, sinungaling itong si Abraham. O di na sinungaling din yung si Sarah dahil na, leader niya yun. Follow the leader eh. Follow the leader eh. Culture yan eh. Culture. Hindi totoo yan. Culture yan. Tingnan nyo, pag positibo yung asawa mo, may effect positibo ka rin. Pag negatibo asawa mo, magiging negatibo ka rin. Kasi lagi kayo magkasama eh. Lagi kayo nag-uusap. Lagi kayo, alam mo yun, kumbaga may effect kayo sa isa't isa. So ganoon din yung tinatransfer natin sa mga bata. So dito, obvious na obvious, nagmamanifest yung ugali ni Abraham kay Sarah. Diba? Kasi ilang beses din ba natakot si Abraham? Natakot siya, napapatayin siya ni Pharaoh. Dito naman, natakot si Sarah. Kaya siya nagsinungaling. Huling-huli na siya, diba? Nagsinungaling pa siya. So mapapansin nyo rin yan pag binasa natin yung buhay ni Isaac. Ganun na naman din dahilan niya, natakot din siya. Mapansin niya pag nabasa natin yung buhay ni Esau at saka ni Jacob. Pati doon sa 12 anak ni Jacob, ganun din. Pare-pareha silang ugali. Sinungaling, laging merong second option. Kumbaga, actually maganda rin na kapag identify ka kasi hindi yung parang biblical character. Wow, galing-galing. Hirap naman i-achieve. Hindi, ang maganda sa Bible, pinapakita yung pangit nilang maaskad na ugali. Pero maganda, paano sila nagbago at pinatawad ng Diyos? Which is relatable para sa atin. Di ba? Amen. Mm-hmm. Okay. Okay na po ba tayo? May question pa po ba? Or kailangan ng clarification? Bago tayo dumiretso? Di ba may tanong din si Pastor? Paano na natin alalaman na si Lord talaga yung nagsalita? Mm-hmm. Magandang tanong yan. Kasi base din sa binasa natin, parang parang nandun dun siya sa picture na yun, sa the way na yung pag-uusap nila. Like yung pagtawag ni Sarah, parang nalaman ni Lord, at sinasabi niya, bakit ka tumatawa, ganun. Mm-hmm. Tapos ngayon, yung sinasabi niya na manganganak siya, babalik siya doon after a year. Ganun. Ganun. Kasi sino ba yung capable lang na kaya magpaanak ng 90-year-old? Tama. Isa lang naman ang being na capable nun. Sino yung capable na kayang basahin ang isipan mo at tumatawa ka ng palihim pero nire-rebuke ka niya? O, ba't ka tumatawa? Isipin mo na lang. Parang, di ba? I mean, saan ba? Nagda-drive ka, nag-iisip ka. O, tapos bigla kang kausapin ni Lord. O, James, ba't mo sinisip yan? Magugulat ka eh. Kasi siya lang naman yung capable na makabasa ng isip natin. Diba? I'm sure napakahina nito na sinabi nun ni Sarah na kung magkakababy pa ba ako, tanda-tanda. Mahina lang to kasi maririnig siya eh, di ba? Baka nga whisper niya lang sa sarili to. O baka nga alam mo yan, yung thinking out loud lang. Yeah. Di ba? Eh, sino lang yung capable na makakabasa? Tsaka, Pastor, wala tayong maitatago kay Lord. Iniisip pa lang natin, sinasabi pa lang natin sa isip natin, alam na niya. Diba? Yes, exactly. At saka, ma-please man natin lahat ng tao na magkunwari tayo na tayo ay ganito o ganyan. Pero sa Panginoon, alam niya naman ang puso natin. Yeah. Kung tayo umaarte lang o tayo ay totoo sa ating nararamdaman. Meron po akong tanong. Mm-hmm. In defense naman po kay Sarah. Ayan. Mm-hmm. Okay. So, hindi kasi, okay. Di ba ang unang nakakita si Abraham doon sa tatlo? Mm-hmm. Sa tatlong bisita. Mm-hmm. Na-recognize ka agad ni Abraham kung sino. Mm-hmm. So, di ba, Lord, ganyan. O pagsilbihan, ganyan. Pakainin, ganyan. Down. Si Sarah kaya, na-recognize niya na yung tatlong yon ay si Lord or the Trinity man or yung mga anghel. Alam mo yon? So, does she have that really close relationship para kay Lord, para ma-recognize niya na si Lord yun? Kasi baka kaya siya natawa kasi baka iniisip niya mga regular na tao lang din to. Parang ganon. Mm-hmm. Kaya siya natawa. Hindi naman yata nakita niya si Lord kasi ang nagre-release ang mga message ni Lord si Abraham, di ba? Sa kanya. Si Abraham yung paluto. Si Abraham yung ano. Kasi kultura nga din noon na ang babae. Yeah, hindi masyadong
nakapronta, parang ganon. Tapos napapansin niya dito, si Abraham yung lumapit kay Sarah, sabi niya, oh, magluto ka nga ng ganito. Oo. Ganito. Oo. Sabi niya ganon. Kasi tinanong nung ano eh, oh, nasan nga ba si Sarah? Sabi nung ano, ng tatlong lalaki. Mm-hmm. Oh, sabi niya, ala doon sa tent. Mm-hmm. Sagot ni Abraham, nasa tent. Di ba? Oh, tapos, di naman niya pinatawag si Sarah eh. Kumbaga hindi niya nakita yung tatlo eh, di ba? Oh, hindi. Ang sabi nung sinabi ni Abraham na nandoon sa tent, nagsalita si Lord. Sabi niya, okay, sige, next year babalik ako, same time. At yung anak mo magkakaroon na ng anak. Ay, yung asawa mo si Sarah magkakaroon na ng anak. Diba? Tapos ngayon, naririnig pala ni Sarah. Yan, nakikichika siya doon sa likuran. The entrance ng the tent behind him. So dito pa lang, natawa na siya. So, is it possible na na-recognize niya? It's possible. Is it possible na hindi niya na-recognize na si Lord yon kaya pinagtawanan niya? That's possible. I mean, pero ako, feeling ko, kung ako lang yung magko-commentary, tingin ko alam niya na si Lord yon. Kasi, with all the experiences with God along the way from the time that they left the land of Ur going to the land of promise sa Canaan, I'm sure naramdam mo kung paano mag-operate si Lord. Parang tayo, 'di ba? How can we say what will be our next move sa church? No? Wala namang audible voice si Lord, hindi naman nagpapakita sa atin. Pero since alam mo na alam mo 'yon na parang ano eh, meron kang validation sa puso mo na oh, this is coming from God, this is not, alam mo yun. So something na ano eh, na tingin ko alam niya na si Lord yun. Oh, kaya natakot siya eh. Kasi kung simpleng tao lang yan, ba't siya matatakot? Yeah, true. Baka lumabas pa siya kung simpleng tao yun. Ay, kayo naman, pagbiru kayong tatlo, kumain na lang kayo, di ba? Bakit siya natakot? Di ba? Yes. May holy fear eh, kumbaga. Eh, yung tanong naman po ni Tita Fepot, paano malalaman? Na ano? Yung tanong ni Tita Fepot, na si Lord yung ano, yung nagsasabi sa'yo. Ayun na nga, sabi ko nga kanina. Hindi, nasagot na yun, nasagot. Oh, isang tao lang naman, isang being lang naman na makakagawa ng lahat ng yan. Mm-hmm. Diba? Yung mga obvious na mahirap gawin ng tao, kasi dinify niya lahat ng ano, laws eh. Diba? Meron siyang bionic ears. Nakakabasa siya ng isip. Diba? Nakapag-promise ka sa isang 90-year-old na mga anak. Same time next year. Specific pa. Binigyan mo pa ng pangalan. Ay ba, isang tao lang ang pwedeng gumawa niya. Isang Diyos lang pwedeng gumawa niya. Diba? Eh, fast forward po ngayon sa atin. Mm-hmm. Paano niyo po malalaman na si Lord pala nagsasabi sa inyo na ganito, ganyan, ganyan. Plano natin sa church. Mga ganon, how would we know? Yes, magandang tanong yan kasi posible naman na napakaganda ng plano, pero hindi naman pala kay Lord. Diba? Yes, may mga ganon. Paano mo malalaman na galing kay Lord? Diba? O, bago ko sagutin yan, tatanungin ko muna kayo sa palagay nyo. When you operate sa buhay nyo, paano nyo nalalaman? Through the Holy Spirit, I guess. Okay, through the Holy Spirit. Maganda yan. Through the Holy Spirit. No? Pero, ang sister nga, sabi natin kanina, hindi naman nagsasalita ang Holy Spirit ng audible voice na, Hoy James, ganitong gawin mo. Di ba? Wala namang ganun. So, paano nyo nalalaman? Paano nyo nalalaman? Ako, Pastor, kung malakas ang faith mo, alam mo, pinag-pray mo yun eh. So, i-claim mo. Mayayari yun. Amen. Through His word, Pastor. Amen. Exactly. Yun. Isa yun. Isa yun sa mga gagamitin yung tool. Okay, puntahan muna natin yun. Sabi ni Tita Elvi, through His word. That's why reading the Bible is very important. Listening to... Kaya nga, ini-encourage natin. Meron tayong walk through the Bible. Pina-fast cut natin yung mga libro para ma-encourage yung tao to read the Bible. Para pag nagkaroon sila ng habit reading the Bible, they understand yung Word of God. No, meron tayong life group na word for word. Kasi through this, napapansin nyo ba na pag nagba-Bible study tayo, eh parang nangungusap ang Panginoon sa puso natin. Mas nakikilala natin siya. Lalo na itong word for word. Mas nakikilala mo yung characteristic niya.
mas nakikilala mo siya paano siya mag-operate. So, kumbaga, the more mo siya nakikilala, nakakabisado mo na siya. Nakuha nyo? For example, meron, bago kayo sa trabaho, bago lang yung boss nyo, hindi nyo pakilala. So, hindi nyo alam kung paano siya magalit, paano siya maging masaya, kinakapaan nyo pa. Pero after 15 years of working, 20 years of working with that person, di ba kabisado mo na siya? Di ba? Kasi lagi mo kasama eh. Di ba? At yun lang naman ang gagawin niya eh. Paulit-ulit lang naman eh. So ganun din yung Panginoon. No? Una natin makikilala siya through word. So minsan mag-affirm sa atin, Lord, ganito pang gagawin ko. Hindi naman siya sagot ng audible voice, pero minsan mababasa mo habang nagbabasa ka ng Biblia or through Bible study. It affirms to you kung anong dapat mong gawin. Di ba? Kagaya ng halimbawa, sabi ng Panginoon sa akin, you should stop, kasi nung na-born again ako, sabi niya, you should stop going into relationship. So paano ko malalaman galing sa Lord yun? Meron isang preaching, sabi ng pastor, lay down your Isaac, kasi pinapapatay ni Abraham si Lord. Eh. Ay, ni Lord si Abraham. Lord si Isaac kay Abraham. Okay, nagkahalo-halo na. So no, ang dating sa akin nun, sabi ng pastor, what is your Isaac? It could be a car, your job, your career, or who is your Isaac? It could be your children na masyado mong mahal na mahal, mas mahal mo pa siya kaysa kay Lord. It could be your boyfriend or whoever. Alam mo yun? So, na-realize ko nun, okay, may pinapalay down sa akin si Lord. So, it affirms sa akin through the word. Another form is through prayer. Diba? Kaya nga pinupush din natin na magkaroon tayo ng prayer gathering every Wednesday. Kasi through prayer, nangungusap talaga ang Panginoon. Una, sinasagot niya yung prayer request natin. Diba? Pangalawa, sa puso mo, alam mo na nagko-confirm siya. Diba? May assurance, may mga ganun. No? Ano pa? Worship. Na ilang beses niyo na ba na-experience sa habang kumakanta ka, naiyak ka? Kasi alam mo nangungusap sa iyong Panginoon. Through the lyrics, through the song, di ba? So madaming pamamaraan na alam natin na si Lord yun. Diba? Tsaka mako-confirm kasi may peace tayo sa heart and mind. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga plano, mga gusto sa buhay. Tapos tinatanong natin si Lord, okay ba to? Ganyan. Pag wala kang peace about that, malamang, alam mo yon, hindi yun yung ano. Pero pagka si Lord ang nagsabi, may peace ka sa heart and mind. Parang ganun. Kasi so, minsan ang kalaban mo lang, emotion eh. Yeah. Oh, ito na to, sabi to ni Lord, kasi emotionally high ka. Ito na to, wala tong sablay, walang sablay to. Hindi na ako ng coach. Diba? O, sumablay. Kumbaga, ay, hindi pala galing kay Lord. Emotion ko lang pala yon. Parang ganun. And then you learn from your mistakes. And then mas makikilala mo, okay, I will learn to wait next time, Lord. So ganun. Nakikilala mo siya unti-unti. Yeah. Yun ang maganda pag nag-aaral tayo ng Bible talaga. I mean, it's not just yung mga Bible characters on how we can relate to them, pati talaga si Lord. Kung sino talaga siya. Mm-hmm. Yun ang nakakatuwa pagka nagba-Bible study tayo. Yes. So, ayun. Anyway, nasaan na ba tayo? Ito na, iba ang kwento. Oo. So, ayan. Na iba to, 16 na iba. To 20. 21. 16 to 21. Ayan. Sino pa ba? Si Tita. Si Ate Jazz. Ate Jazz. Ayan. 16 to 21. The men got up from there and looked out over Sodom, and Abraham was walking with them to see them off. Then the Lord said, should I hide what I am about to do from Abraham? Abraham is to become a great and powerful nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will command his children and his house after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. This is how the Lord will fulfill
to Abraham what he promised him. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is immense, and their sin is extremely serious. I will go down to see if what they have done justifies the cry that has come up to me. If not, I will find out. Ayan na. So, after siguro nilang kumain, ganyan-ganyan. Wait lang na. So, anong nangyari? Ang sabi dito, the men set out from there and they looked down towards Sodom. And Abraham went with them to set them on their way. The Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed by him. Meron ba kayong na-observe dito? Ako parang mayroong na-observe. Ako lang kung tama ako. Parang sa pagdalaw niya nila yon, parang inaay na nila yung Sodom, kasi alam nila na yung place na yun is napaka-super sama na. At the same time, nangako pa siya kay Abraham na gagawin niya, mag-multiply nga si Adam na siya magiging ano. Parang inaano niya na kasi kung ano yung gagawin niya sa Sodom, kung i-wash out niya yun, tapos yun nga, yung magkakaroon ng maraming anak naman si Abraham para hindi dumami yung mga masasama. Parang gano'n. Ganda yan. Kasi alam na Diyos eh. Alam na Diyos nung a few chapters before pa eh. Na, di ba nung ano yung ni-rescue ni Abraham si Lot, di ba? Alam na natin na wicked, very wicked ang Sodom. So, ayun, very good observation po, Brother James. So, parang ang pakay nung tatlo na visitor is si Abraham plus yung Sodom. Parang ganon. Okay, ano pa? Bakit sinabi ni Lord na shall I hide from Abraham what I am about to do? May comments ba kayo doon? Kumbaga parang nagdalawang isip pa, parang, you know, medyo naano pa si Lord? Nagdalawang isip ba siya? May kamag-anak kasi si Abraham, remember? Shall I hide from Abraham? Ano po? Si Lot nasa ano, diba? Nasa city ng Sodom. Hindi si Lot eh. Si Lot de Leon, ayan, yes. Very dear kay Abram yun eh. So yun ang maaaring yun ang sinasabi, should I hide from Abram? Kasi for sure tututo si Abram eh. Yung totoo, kasi nandun si Lot. And then sabi, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed, in him. Okay, for I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. So, kumbaga parang nabasa ko dun sa isang ano, sa isang commentary naman. Kumbaga merong gustong ipalabas si Lord kay Abraham. Meron siyang gustong iparating kay Abraham. Or should I say test? Kumbaga parang may gustong ipahiwatig si Lord kay Abraham. Hindi kasi lilinisin niya ang Sodom and Gomorrah. Sinasabing siya yung sa ano, diba, magiging father of many nation. So mm-hmm. Meron siyang magbabawas siya, tapos pupunuin ni Abraham yon galing sa kanya. So magbabawas ng tao si Lord, gugunawin niya yung Sodom and Gomorrah eh. Yung mga masama, the same city. Okay, kasi si Abraham, ang sabi, di ba God chose him to be the father of many nations, tapos para daw that he may command his children and his household
to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Kumbaga parang siguro as we go along, kailangan mailabas ni ano yun eh, ni Abraham yun, yung pagiging leader niya sa maraming tao, sa maraming nations, kailangan ma-bring out kay Abraham, kumbaga. Pero as we move along, makikita natin. Ano pa ba yung nakasulat dito? So that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. Okay. Then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave, I will go down to see siya mismo. Kumbaga, I'm pretty sure alam ni Lord. Pero, kumbaga, alam ng Diyos na very wicked ang Sodom and Gomorrah. Pero siya mismo ang pupunta to check it out. Parang ganun. Yes. Whether they have done altogether according to the outcry that has come to me, and if not, I will know. Wala niya talaga yung itatawo, pero sasabihan niya ka rin. Okay, meron pa ba kayong ibang comments doon? Sa 17. Oh, shall we move along? Kasi itong susunod eh, medyo marami tayong matututunan. Ora, meron daw tanong lang. May yes po. Doon sa verse 17. 17, okay. If you go back to 17. Mm-hmm. The Lord said, shall I hide from Abraham? Okay, sige po. Yes. Yun po, yun ang palaisipan natin. Ano ba yung, bakit niya sinabing itatago niya ba kay Abraham? At bakit, ano ba yun? Mm-hmm. Yeah. Pero hindi niya tinago, di ba? Hindi po. Bakit pa niya sinabi yun? Para meron talinhaga doon ha. Para ba makurious si Abraham? Ano ba yung gusto sabihin diyan? Kasi parang naawa ata, sorry. Oh, sige lang. Sorry po. Siguro parang siguro si Abraham alam na yung purpose ng pagpunta ng tatlong pagbumisita sa kanya at the same time na maano niya na maaring parusahan yung ano nga, yung Sodom na yun niya. Tapos mga naawa siya sa mga tao doon. Nako. Yung mga ano. Jackpot talaga tong si Bishop James, oh. Grabe. Hold on to that thought, ha? Yeah. Kasi isa yan sa characteristic ng ano eh, ng pagiging isang good leader. Okay? Yung may compassion. Well, yes. So, isa yan. Meron pang isa na very important din na makikita natin as we move along. Okay? About kay Abraham. Meron pa? meron pa po ba kayong ano comment dito sa yung doon sa 17? Kasi yung nakikita po dito, parang si Abraham at ang ating Panginoon ay magkaibigan na matalik. Yes, o diba? Kaya ang Panginoon ay wala siyang dapat itago sa kanya. Amen. Ini-imagine ko nga si Lord. Pero bakit siya nagtago? Kasi nga, ayaw niyang... If you will look, yung ano, merong reference dyan na kapag ikaw daw ay may takot sa Panginoon, the Lord will never hide or ano, yung covenant niya sa iyo, sabi niya. Or yung sa sabi niya sa John 15, sabi doon yun na you are no longer his servant. Hindi na kanya tinuturing alipin, pero isang kaibigan. Na kung ano man daw yung ginagawa ng kaibigan ay dapat malaman ng kanyang ito? Sabi niya, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friend. Di ba? Ang tawag kay Abraham as a friend. I am a friend of God. Uy, line up natin yan. Sabi niya, for all that I have heard from my father, I have made known to you. So, i-reveal ng Panginoon sa atin kung ano man yun. Magandang point yan. Yeah. Kasi ilang beses nang kinakausap ni Lord si Abraham eh. Yeah, very close na talaga yung ano yes, nila. Yes, ganyan sila. Very tight sila ni Abraham tsaka si Lord. Sanggang dikit sila, sanggang dikit. Tsaka yeah. knowing ni Lord na itong si Abraham ay compassionate nga.
So gusto niya ding madinig yung point of view ni Abraham kung sakaling gunawin niya yung Sodom and Gomorrah. The plan is there. It will happen. Gugunawin niya talaga yung Sodom and Gomorrah. Pero gusto niya marinig yung plea ni Abraham na bakit? Bakit ko hindi gugunawin? Bakit? So napakagandang karakteristik ng Lord na pinapakita dito na kumbaga reasonable siya. Hindi siya yung basta gunaw ng gunaw lang. Yes. Kumbaga si Lord, hindi lang yung basta trip niya, alam mo yun. May rason palagi ang Diyos sa bawat ginagawa niya. Hindi, tsaka nilang-expect niya talaga si Abraham. Kasi, hindi naman yung minention niya, Abraham is to become a great and powerful nation. Para pa sana dineclare ni God na ikaw ay magiging powerful nation. Diba sinabi niya, you will be blessed. Tapos ipapahiya mo rin si Abraham. Diba? So ganun niya kamahal na he's considering everything. He's treating him with all respect. Totoo. Kasi si Ishmael nga pinayagan niya eh. Binless niya si Ishmael eh. Kahit na pag medyo, you know, pagkakamali, sablay, ganyan, binless pa rin niya. Kasi yun, parang sinabi ni Pastor Bert, kaibigan niya si Abraham eh. Eh si Ishmael galing kay Abraham. So, ganun sila talaga ka-close. Which is nakakatuwa, o diba? Ang relationship nila. Okay, meron pa ba? Meron pa ba tayong ano, napansin dito? Okay na ba? Katigil po. Apo. She's body-body si Abraham tsaka si Lord. Body-body? Oo, sabi ka ni Pastor. Wala. Tayo ang nag-freeze. Tayo nag-ang. Host ka ba? Ay, ayan. After him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Okay? So pinili ni Lord si Abraham to do that. Naturuan yung buong ang kanya ng righteousness and justice. Okay? At saka yun nga na magiging father of many nations siya, magiging leader siya. Okay? So dako na po tayo sa 22 until ano ba? Teka. Uy. 22 until ano yan? 26? 26 ba yan? Ay, 25. Ayan, makikibasa po si Tita Fe. Tita Fe. Ayan. The man turned from there and went towards Sodom, while Abraham remained standing before the Lord. Abraham stepped forward and said, "Will you really sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away instead of sparing the place for the sake of the 50 righteous people who are in it? You could not possibly do such a thing to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. You could not possibly do that. Won't the judge of the whole earth do what is just?" Amen. Yes, friend nga. Okay, eto na. Masasagot na natin yung tanong natin kanina kung sino yung tatlo. So the men turned from there and went towards Sodom, while Abraham remained standing before the Lord. So si Lord na iwan. Yung dalawa pumunta na ng Sodom. Okay? So sino yung dalawa? Angels. Okay. Yan yung gusto. Alright, so yun yung ano po? Yun yung angels na gustong rapin doon sa Sodom. Yes. Gustong rapin.
Doon sa ano, sa Sodom. Yung tinago ni Abraham mo. Tinago ni Abraham. Yes. Na sinabi niya, ito na lang, yung dalawa kong anak na babae na lang na-rape niyo. O, di ba? Mas importante ang angel kaysa sa anak niya. OMG. Okay. Wow. Kaya niyo ba yun? Kayo na may mga anak na babae, kaya niyo ba yun? Ipamigay yung anak niyong babae? Ay, nako. Talaga naman to si Abraham. Anyway, ayan. So si Lord naiwan kasama ni Abraham. Ano, yes. Abraham yeah. Yes. Okay. Then Abraham drew near and said, will you indeed sweep away the righteous and the wicked? Ayan na. Kumbaga lumalabas na yung gustong palabasin ni Lord kay Abraham. Okay? Ano yun? Oh, isa na yung compassion. Ano pa? Ay, very good ka talaga. Intercession. Ano pa yung gustong ano? Kasi, kumbaga parang inaano na dito ni Lord si Abraham eh. Kasi, piniprepare na siya. Kasi he's gonna be father of many nations. Okay? Actually, he's teaching him leadership and decision-making skills. Because like he was telling, the Lord is telling Abraham na you should not treat the righteous people the same as the wicked. Mm-hmm. So parang sa church, alam mo yan? I mean, if somebody made a mistake, like for example, righteous, tsaka, ay, kumbaga yung parusa, hindi mo pwedeng, you know, you cannot use one ruler or isang rule para sa magkaibang tao. Yung righteous, hindi mo kumbaga sa classroom, hindi ka, pag nga rin, nagkamali yung estudyante yung makulit, hindi mo kailangan parusahan lahat yung mga ibang mababait. Yan, parang ganun yun eh. Totoo. Sa church. Alala ko tuloy sa school namin. Hindi mo kailangan parusahan lahat. Ang paparusahan mo lang yung may mali, hindi yung kasama yung righteous. Sa church, ganun din, di ba? You commend the people na gumagawa ng tama. Tapos, yung mga, may mga mali, hindi na, syempre, hindi mo paparusahan. Pero ibig sabihin, papagsabihan mo ng maayos. Kumbaga, hindi mo to totally iba-blackout. Actually, may share kami dyan, pero wag na lang. Kasi masyado. Basta yun, di ba? You have to be fair. God is teaching Abraham to be fair to people. Di ba? Fairness in all aspects. Alam, at saka natutuwa ako di. Ay hindi, sige, kayo pa. Ano pa yung na-observe nyo dito? Maganda to eh, magandang ano to, verses to. Makikita nyo talaga yung pagiging magkaibigan nila ni Lord. Sige, ano pa nakikita nyo dito? Ano po? Concern si God sa feeling ni Abraham. Yes. Okay. Very good. That's one point. Respeto niya si Abraham. Yes. Talagang ganun eh. No? Ano pa? Ano pa nakita niyo dito? Dati, may binanggit si Conrad about intercession. Ano? As we pray to God, ang magandang, dati na nabanggit ko na to, na pag nag-pray kayo, sabihin niyo yung characteristics ni Lord. 'Di ba Lord ganito ka? 'Di ba Lord compassionate ka? 'Di ba loving ka? So di mo pwedeng gawin 'to. Kumbaga inaabogado mo na lang. Kumbaga ipaalala mo kay Lord na eto siya, 'di ba? Which is yung ginagawa ni Abraham eh. Teka, paano magagawa 'to Lord? Judge ka. 'Di ba? Tapos napaka-just mo. Paano mo itatapon yung tama at saka yung mali, yung righteous saka yung wicked, di ba? So dito, tama yung prayer pattern ni Abraham eh. Nung kinakausap niya si Lord, no? Kumbaga parang tayo, halimbawa, Lord, nasaan yung compassion mo, yung pagmamahal mo, di ba? Di ba kaya mong itigil tong COVID-19? Kumbaga parang ganoon eh, i-highlight mo kung sino siya, di ba? Hindi dahil sa hindi niya alam, pero kumbaga, yung Panginoon ay may puso na pwedeng maantig at kumbaga pakinggan ka, di ba? Kagaya ng ginawa niya kay Abraham. Sige, let's reason out together. Di ba? Kasi mapapansin niyo sa sagot niya sa 26. O sige. Pag may nakita akong 50.
Di ba? Yes. Di ba? So, kumbaga, ibig sabihin, nag-give in si Lord kasi hinighlight agad ni Abraham kung sino siya. Eh, ang Diyos, hindi pwedeng magsinungaling. Di ba? Mm-hmm. Oh, so, doon, kumbaga, checkmate siya ni Abraham eh, na parang, Lord, di ba ganito ka? Oh, hindi mo pwedeng gawin yan. Eh, parang ganun. Kumbaga, ganun din tayo. Lord, di ba mahal mo kami? Yeah, parang ganito ang mangyayari, di ba? Parang ganun. Pero dapat reasoning out within the boundaries of God's word. Mm-hmm. Not just reasoning like you just want to reason out just to get the things or twist the arm of God. Yeah, di ba Lord, dapat since mahal mo kami, dapat tumama kami ng loto, di ba? Iba 'yun. Totoo. At doon natin nakikita kasi 'yun ang pinanlaban, tama si Pastor Jesse, pinanlaban niya. Shall not the judge of all the earth do what is just? Ibig sabihin, si Abraham, ganun niya rin kakilala si Lord. So talagang, ganun talaga sila. Like, you know. Buddy. Yes. Kilalang kilala ni Abraham si Lord at kilalang kilala ni Lord si Abraham. Yeah. Saka, yun ang maganda. Oo. That proves that if Abraham was a friend, is a friend of God. Tayo rin, pwede tayo magkaroon ng personal relationship sa Lord na maging friend natin siya. Yes. Tell everything that we want, reason out with Him, you know, pray to Him na, alam mo, ibigay niya yung, according to His word, yung tama. And God will listen. God will listen and answer our prayers. Amen. Naku, tama-tama pala talaga yung lineup natin. O, diba? Lineup natin sa Sunday, friend of God. Tama. Okay, yan. So maalala natin tong Bible study natin sa Sunday, o, di ba? Ayun. So, pwede niyo nang pang ano yan. Pwede niyo nang pang ano yan, pang exhort bago kumanta. Next. Sige, kaya-kaya ni Kuya Aldrin yan. Ano, kaya-kaya ni Kuya Aldrin yan. Yes, o, di ba? Kuya Aldrin. Oh, ayan heart, na. Heart of worship yung ano eh, devotion. Ah, yung ba? Ikaw ba magpapa-devotion sa worship? Ikaw na. Ayos. Very good. Alright. So, ayan. So, nag-bargain na. Nag-upisa na mag-bargain si, ano, si Abraham. I mean, in other, a good way to put it, is nag-intercede na si Abraham para dun sa mga tao sa Sodom. Imagine nyo, alam ni Abraham na wicked ang Sodom and Gomorrah, pero nag-intercede pa rin siya. Ayan. So, nag-umpisa tayo sa 50. Ayan. Ano pa? Ituloy na natin. Sa 27 until 33. Ayan. Ay, okay. O, tapusin na natin. Hanggang 33 na lang po tayo, no? Mm-hmm. Ay, si Pastor Bong po ba? Ay, okay pa, Pastor Bong. Okay. Okay pa rin, ha? Okay. Pastora. Okay. So, take it away, Pastor Bong. Okay. Thank you. Verses 27 to 33. Then Abraham spoke up again. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, what if the number of the righteous is 5 less than 50? Will you destroy the whole city because of 5 people? If I find 45 there, he said, I will not destroy it. Once again, he spoke to him. What if only 40 are found there? He said, for the sake of 40, I will not do it. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there? He answered, I will not do it if I find 30 there. Abraham said, now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? He said, for the sake of 20, I will not destroy it. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of 10, I will not destroy it. When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. Okay. Ano naman po ang masasabi nyo dito? Bargaining.
Bargaining. Bakit? Napalagay niyo na kinukulit ni Abraham si Lord. For Lord. Baka pwede pa magbagong isip ni Lord. Which is nakikita nga naman natin. O sige, payag siya ng payag eh. O sige. 40. Hindi ko gugunamin. Oo. Diyan makikita na importansya ng isang tao sa marami. It doesn't matter na isa ka lang. Alam mo yon. You are very important to God in God's sight. Kung sino ka man, you're unique. Alam mo yon. You're... Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, isa lang ang mawawala. Ano na yan? Dispensable na yan, di ba? Magay, pwede mo nang anuhin yan, palagpasin yan. Hindi. Hindi papalagpasin ang Lord ang kahit na isang tao. Dahil mahal niya ang bawat isa. Diba? Amen. Yes. Oh, napansin niyo ba? Pabawas ng pabawas yung ano? Yung numero ni Abraham. Palagay niyo ba, alam din ni Abraham? 50. Na walang 45 na righteous. Sa Sodom. 30. 50, 40, walang 30. Alam ni Abraham eh. Tapos 20. Tapos 10. At saka bakit huminto siya sa 10? Kaso nangyari, wala pa rin, di ba? Di ba? Anong masasabi niyo sa ano sa pagbabargain na siya? Sa akin pananaw, Pastora, no? Yes, hindi po. Palagay ko hindi rin alam ni Abraham kung ilan ang righteous sa lugar na yon. Kaya nga, for the benefit of the doubt, minensin niya yung mga numbers na yon. Baka may nakitira pa. Pero ang sagot ng Diyos eh, kung meron ganitong karami, hindi niya didestroy. Hanggang sa bumaba ng gusto. So hindi, so it shows na hindi rin alam ni Abraham na walang kwan doon ang tao dito. Walang matinang tao na natitira. Yeah. Destined for destruction sila. Yeah. I do agree with Pastor Bong. I mean, before God told this to Abraham, bago niya sinabi to, alam niya na talagang walang righteous. Kasi bakit mo iisipin pang ganun, di ba? Alam na ni Lord na talagang i-destroy, bakit ka magsasabi na talagang sisirain mo? Alam na ni Lord beforehand. Doon makikita talaga na omniscient talaga si Lord, di ba? He knows everything. Yeah. Everything. Tsaka ba't ginunaw? Oo nga. Kaya nga, di, di ba, ginawin din siya. Kaya talagang alam. Wala talaga righteous. Wala talaga righteous. Kumbaga lang binibigyan pa rin. Kahit alam mo nga eh, di ba? Friend niya talaga si Abraham kasi sinabi niya pa rin eh. Kasi alam niya nang masisira na eh. Di ba? Posible rin na pinoprotektahan lang ni Abraham yung kamag-anak niya doon. Para maabisuhan niya at umalis. Diba? Sino ba naman sa ating hindi nag-aalala sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas? Lalo na lockdown na naman. Tapos ikaw dito, nakakagala ka kung saan gusto pumunta. Diba? So, kumbaga, parang si Abraham nasa US, yung doon, nagkakagulo doon sa lugar na yon. Gusto mo lang proteksyonan yung kamag-anak mo. Which is, I think, normal lang yon. At lalo na sa Pilipino, galing Pinoy, lagi mahilig mag-save. Mm-hmm. Yeah, so si Abraham hoping na sana ma-consider ni Lord na righteous tong si Lot, pero righteous ba talaga tong si Lot? Yun ang tanong ko. Right. Kasi next week pag pinag-usapan natin, makita niyo nasaan si Lot. Nandun sa unahan ng gate. Doon nakatambay. Ang nakatambay lang sa gate mga leaders. So ibig sabihin, isa sa mga leader itong si Lot. Si Lot. Kaya hindi, di sana sinabi na ni Abraham, Lord, kahit 10. Kasi si Lot, yung asawa niya at saka dalawa niyang anak, 4 lang yun. Pero sinabi niya kahit 4. Di ba? Oo, sana tinawad pa niya. Di ba? Sana binanggit niya na yung pangalan. Yes. Di ba? Pero ibig bang sabihin ito, parang may kutob si Abraham na talagang hindi righteous si Lot. Kilala niya si Lot eh.
Yes. Tagal niya nakasama, pamangkin niya yan. Alam niya. Yes. May sablay. Unang-una, nung nakasama niya, di ba, umiwalay nga dahil nag-aaway yung mga tao nila, pinili pa yung maganda, yung Sodom. So may attraction na siya sa Sodom, kumbaga. Yeah. Gusto niya rin. Gusto niyang pumunta doon. Gusto niyang tumira doon. So, kumbaga, si Lot, meron na talagang history na, kumbaga, parang pag tinignan natin, parang, and Abraham saved Lot and his family. Teka lang. Dahil ba sa mabait talaga si Lot? Dahil pag binasa mo yung Biblia, lumalabas, hindi. Pero mabait pa rin talaga si Abraham. Mabait si Abraham. Kasi kaibigan niya si Abraham. Yeah, mabait si Abraham. I think yun, napaka bigat na ano yan, na point yun. Na dahil kaibigan niya si Abraham at may plano si Lord kay Abraham. Hmm. So, yung ano, yung pagiging body-body nila. Kaya doon din makikita yung kapag ikaw ay binless ng Lord, yung mga nasa paligid mo mabibless. O, nadamay si ano. Nadamay si ano, si Lot, di ba? Oo, di ba? And you and your household will be saved, di ba? Sabi sa New Testament pa nga. Di ba napakagandang ano nun? Kaya in short, dikit-dikit tayo sa mga mababait at righteous na. Para i-bless ng Lord. Para mag-overflow yung blessing sa atin. Sigit na nga kayo, no, kay Pastor Bert at Sister Elby. Kaya dikit na dikit si... Kaya nakiti sa Faye. Oh, Sister Faye, oh, dumok, oh. Oo. Madami na nakitang generation, oh. Yeah. Yeah. Eh, ano... living ano proof pa? Yan. Living proof. Oh, living proof. Living proof. Amen. At saka nung previous, ano bang chapter yun? Mga previous chapters natin eh. Di ba yung nung na-kidnap si Lot? Tapos si Nave ni Abraham? Doon pa lang, alam na, sinabi na eh, doon pa lang. Sodom and Gomorrah, there are like wicked people. Oh, doon pa lang, sinabi na, ba't bumalik pa siya? Bakit bumalik pa siya doon? May attraction. May kakulitan yung yes. Bata. Yes. There is something. May attraction. Meron yes. Siyang hindi maiwanan. May kumukutikutitap. Amen. Or may mga patay-sikip. Mga kumikislap-kislap. Baka may lechon doon. May lechon. May lechon. Hindi. Okay lang yung lechon. Okay lang yung lechon. Hindi niya mahiwan yung papa niya. Basta't anniversary daw, lechon. O, oh, diba? Ay, naku, malalaman natin yan. Ang may ano ba, ang may hold ba sa Sodom and Gomorrah si Lot o yung asawa niya? Malalaman natin yan sa susunod. Hindi, pag mag-asawa, parehas yan. Kasi yep. Syempre, waan yan eh. Magkadugtong yan. Magkadugtong eh. Yan. Okay, okay. Di ba, may namatay, di ba, yung nagnako na mag-asawa sa New Testament? O, si Anani. Oo, di ba? Kaya mahirap talaga pag mag-asawa, talagang dapat eh. Mm-hmm. Oh, yung accessory to the crime. You work in one accord kung baga sa mag-asawa. Sa sayo ka talaga. Oh my gulay. Dami natin mas partners in crime. Partners in crime. Grabe. Partner in ministry, partner in crime pa ba? Hey, malaking factor talaga yun. Ang mag-asawa operate as one. Totoo. Partners in crime ba kayo o partners in Christ? Oh, yes. Yeah. Maganda sa Christian yan. Oh, okay. It highlighted na maaaring tumalikod yung lumingon yung asawa ni Lot. And sa mga children's story natin nung bata tayo na makasalanan tong asawa ni Lot dahil lumingon siya. And yet parang sa atin, bida si Lot kasi nakaligtas siya tsaka yung dalawa niyang anak. Come to think of it, una, asawa niya yon, siya ang leader. Di ba? Maaring mali lang, dumingon siya. Pero in the first place, bakit sila nandun? Dahil kay Lot yun. Yeah, decision. Di ba? Pangalawa, after na mangyari yun, nung nasa loob, nung tumaka silang tatlo, bakit niya inalaw na ma-rape niya yung anak niya habang lasing yeah, siya? That's true. Diba? So these are all, kasi sure. Pwede tayong magtago sa kasalanan ng asawa natin, sabihin natin. At kasi yung asawa. Kasi siya kasi, ako naman, righteous naman talaga ako, siya kasi. We can always say that, pero tandaan natin, we operate as one.
Oo, oh, hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng. Ay, hawakan mo yung ulo ng asawa mo. O pampalungin eh. Baka lumingin po saan-saan, ano? Yeah, kasi na ano natin eh, na pwede nating ma-influensya yung asawa nating lalaki or may yung parents. Pastor, bakit hindi po hinawakan ni Lot yung asawa niya? Eh kasi baka mapalingon din siya eh. Bawal niya. Diba? Dapat hinila niya eh. Ba't hindi po niya hinila? Kasi nasa likod eh. Kasi tumatakbo, naunang tumakbo na si Lot. Ba't hindi po niya hinila? Malalaman natin yan. Gusto niya na sagipin yung sarili niya. In short, huwag yung isawa, iwan ng asawa na babae. Paunahin. Diba, no? Malalaman natin yan kasi binigyan sila ng instruction ng angels. Yeah. Malalaman natin yan sa susunod. May pagka chismosa si Mrs. Lot, lumingon. Tignan niya kung anong mangyayari sa Sodom eh. Yeah. Yes. Anyway, ayan. Oh, meron pa ba? Meron pa ba tayo idadagdag? May nakalimutan ba tayo? No, yung question dyan eh, pwede ba tayo magpag-bargain talaga sa Panginoon? Naku! Yes. Within the boundaries of his word, diba? Actually, sinabi niya naman sa Isaiah, let's reason out together. Yeah, pwede talaga. Pwede. Let's reason, yeah. Part ng ano yun? Part ng... It's a part ng God's will. Basta within the reason... within the reasonable... Ayun nga kasi, pag nanghingi ka nga ng ano, patamain mo ako sa Lotto, Lord, eh, hindi naman reason. Ibang klase yun. Iba yun, iba. Oh. Kaya sa mga may sakit din eh. I mean, a lot of people, they reason out with God. Bakit? Bakit? Yeah. Ano, wag mo kung kaya ang mamatay. Tama. May mga tama. Ganong kwento, yung mga nagkakasakit ng COVID, Lord, wag mo na akong ano, mamatay kasi may mga anak pa ako, gano'n. Diba? Yeah, pwede mga bargain. Pwede. Lord. Pwede. Oo, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa'yo, yung mga ganun, di ba? Tapos pag gumaling na, wala naman sa church. Wala sa church. Yun, ako. Nagsabi sa akin yan. Nagsabi sa akin yan, di ba, naalala ko? Nagsabi sa akin yan. Sabi, ano, no, ano open heart? Surgery. Surgery. Dinalo namin sa ano sa ospital. Matagal na 'yon, may mga 10 years ago, tagal na. Sinabi ng Lord. Sabi niya nung ako ay nasa surgery, sabi niya, nangusap ang Panginoon sa akin. Sabi niya, magiging supporter. Ni sabi niya muna, magiging pastor ka ng malaking simbahan, sabi niya ganoon. Sabi ano, prophetic pa, sabi niya, tas tutulungan kita dahil sasagipin ako ng Lord, sabi niya ganoon. Edi ano na, tapos na. Sana successful. At magaling na siya. Ngayon, malakas na siya ngayon. Yun, wala sa church natin. Eh baka nga naman ano, nag-aantay pa in progress. Baka naman. Baka naman nasa in ibang progress church. Pa. Sana naman nasa ibang church man lang. Hindi baka nakipag-bargain ulit kay God. Eh, sa akin naman po. Sabi niya, huwag muna ngayon. Sabi niya, sa susunod. May COVID pa kasi. COVID pa. meron naman akong kakilala, ano, may cancer, pinagaling ng Lord. Hmm. Prayer warrior na ngayon. Dahil dun sa naranasan niya. Kasi alam niya eh, na pinagpo-pray siya for healing, ganyan-ganyan. Pinagaling siya ng Lord sa cancer. Ngayon, prayer warrior na siya. Isa na siya doon sa mga nag-i-intercede. Because she believes. Yes. Dahil sa na-experience niya. Goodness ng Panginoon. Ito, napansin ko rin dito sa binasa natin. Si Abraham, lagi niya sinasabi, oh, let not the Lord be angry. Lord, huwag kang magagalit, ha? Diba? Ganon siya eh. Huwag kang magagalit. Pero paano kung 30? Ganon siya makipag-bargain. Ganun din naman tayo mga pag-usap sa mga boss natin, di ba? May suggestion tayo. Boss, wag nyo naman ikakagalit, boss. Pero ito, pananaw ko lang. Yung mga ganun. Yes. Diba, ganun si Abraham. Nandun pa rin yung respect niya kahit na good friends sila. Pero nirespeto niya talaga. Nandun yung reverence niya. Oo. Kumbaga parang, kunwari, yun nga, sa boss nyo. Tapos talabas, magkabarkada kayo, you know? Pero dapat sa trabaho, naroon yung respeto. Parang gano'n. Hindi yung dahil magbarkada kayo sa labas, eh wala nang respetuhan sa loob ng trabaho. Parang gano'n. So, gano'n din yung kay Abraham. Magkaibigan sila, body-body, ika nga ni Sister Fepot, pero naroon pa rin yung reverence niya. Yung pagrespeto niya kay Lord. Amen. So, ayun. So, tayo, diba, gaya na sinabi ni Tita Minnie,
we can also be a friend of God. Pero yun nga, hopefully hindi tayo yung mawawalan ng ano sa kanya, reverence and awe, and alam mo yun, yung parang ganun. So ayun, nakakatuwa lang na marami tayong natutunan sa buhay ni Abraham. At saka, nakilala pa natin more si Lord. O, di ba? Take away po tayo. Ano pong masasabi nyo sa ating take away? Be partners in Christ, not partner in crime. No. Talaga lang na yan. O, di ba? Galing sa yan, sis. Ay, Hashtag partners in Christ. O, oh, diba? Or partners in crime. Maganda yan. Ano age ba? Age doesn't matter. Bakit? I like it. Be patient. Be patient. Age doesn't matter. Puro mga moto to. Antayin ko yung sagot ni Sister Fedo mo. Na. Ayan ito, malupit to si Sister Fe. Si Professor yan, siyempre. Oh, Sister Fe, ano po? Si ano professor. Pong natin tonight? Nasaan na si Tita Fe? Ay, asa na ba siya? Sa huli siya, finale si Sister Fe. Ah, finale mo. Nakapresyata si Professor. God is the miracle working God. Amen. Nothing is impossible, and He will make things happen for the good of His people. Malalim talaga. Pag si Tita Fe talaga. Pag si Tita Fe, makikinig ka. Yeah. Ang mga hugot ni Tita Fe, malalim talaga. Pag hindi ka nakinig, wala kang grade. Certified, valid, authenticated. Approved, certified. Dapat tayo makinig sa principal. Oo. Okay. Ano pa po ang takeaway? How about yung mga Anastasio po? Ano po mga takeaway natin? Yeah. Anwar. Yung sa akin, yung sinabi ni Sister Minnie na lahat tayo important, even kahit one soul, very important kay God. Amen. Oo, kasi yung one soul na yan, nagre-rejoice ang buong kalangitan. Sa Linggo, mag-imbita tayo, one soul. I am important. Yeah. You are important. Amen. Lalo okay. Na lolo-lola. How about si Brother James? Si Brother James, maraming natutunan. Ang gaganda ng mga tanong niyo, Brother James eh. Wala, si Tyrone ba yan? Si Tyrone. Ano mong sasalita? Yeah. Thank you, pakasari. Ang gaganda ng mga tanong mo eh. Ano pong takeaway natin, Brother James? Okay. Wala pa rin, concentrate lang ako din sa naubos. Eh, naubos na. Naubos na. Naubos na. Okay. Sino ba po may take away? Bago tayo mag-closing prayer. Ayan. How about sino po? Talen, Brother Bo, si Pastor Bong. I just realized, kasi siguro sa family natin, I mean, kasi di ba kadalasan, di naman pares-pares na anak natin mababait, di ba? Kumbaga, pwede natin i-bargain talaga sa Lord. Talagang pag-pray, Lord, spare mo naman yung son ko or yung daughter ko. Alam mo yan, sabi nga ni Sister Faye, nothing is impossible with God. Kahit na yung tingin mo or outlook mo is so negative about the things or about a certain person. Don't lose hope. You know, God can change that person. Diba? Lalo na sa family natin. Yeah. Marami tayong nababalitaan na ganyan. Na talagang totally nag-transform ang buhay. Diba? Yeah, wala talaga imposible. Yung mga dating naiisip mo na wala na. Papaganong ka na lang. Yeah. Pero mga nagiging pastor, di ba? Ayan, si Pastor Jeff. Mga ganon. Bait-bait ko kaya. Parang ako, guilty rin ako dyan. Yung mga ganon ba? Yung pagbabago talaga ng buhay, hindi mo talaga masasabi. Whisper mo lang. As in, ang Diyos talaga nakakaalam. Ano pa? Ako natutunan ko na, yun nga, pag
ganun kayo ka-close ni Lord, wala rin siyang itatago sa'yo eh. Yep. Talagang mangungusap at mangungusap siya sa'yo. And, malalaman mong si Lord yun. Parang si Abraham nung nakita niya yung tatlo, yung bisita niya, malalaman at malalaman mo na kay Lord. Galing. Lord, si Lord ang ano. You know? Pag ganun kayo ka-close ni Lord. Kumbaga yung relationship. Kung ganun ka-tight ang relationship mo kay God, wala siya itatago. So, ayun. Ano pa? Ano pa ang natutunan natin? Ako. Yes po. God can hear your thoughts. Ako pa. Ay, yeah. Totoo. That, may isa pa. Mo pa lang. Can hear, can see, can feel everything. Mm-hmm. Yes, He is the Almighty God. Yes, amen. Isa pa. Basta yes din. Po. Yes po. Sometimes God surprises us with blessings we don't expect. Amen. Yeah. Amen. Uh-huh. So pwede pa po, Tita Fe. Pwede pa po. Same time next year. Same time next year. Same time next year. Diba? Oh my goodness. Ibig sabihin nun, mga anak si Tita Fe na isa pang soul. Madadala niya sa... Yeah, spiritually, madadala niya sa church, tapos dadami ng dadami. Amen. Nothing is impossible. Oo. Sister Christine, sabi ka na sabi niya, mamaya pagkatapos ni Bogart, meron na naman sumunod. Ay, nako. Damo, itang damo na kayo. Ay, ay, ay. Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Ano ba? Ano pa? Okay na ba tayo? Ay, Pastor Bong, yung sabihin. Pastor Bong? Ako. Ay, oh, sige po, sige po. Huwag tayong makikinig sa mga usapang hindi naman tayo kasali. tama. Correct. Baka mahuli tayo ni Lord, ano? In short, mind your own business. Okay. Yun. Pastor Bong, ayan. Sa akin eh, God is compassionate, He's full of mercy, and He always gives us a second chance. Mm. Yung takeaway ko. Amen. Praise the Lord. Tsaka pag nahuli ka na ni Lord, huwag ka na magsinungaling. Oh. Totoo yun. Ba't nga ba ganun ang tao, no? Nahuli na, hindi nagsisinungaling pa talaga, no? I know. Ewan ko nga ba. May ebidensya na. Ano pa rin? Deny pa rin eh. Deny to the max, di ba? Grabe. Ito pong ano, ang ating mag-boyfriend, girlfriend sa Beverly Hills. Oy! Oh! Hindi sa'yo. Yung ano, yung prayer, kahit na wish, it parang si, ano lang, silent lang, pero the Lord is really listening. Amen. Ito po yun. At yung po the Lord really listens. Napatunayan ko po yun na the Lord, even though a whisper, kahit na si Sarah ay ngumiti lang. Natawa. The Lord knows. Amen. Just like in our prayer, yun nga nasabi ni Sister L.D. Whisper, naalala ko yung anak ko na napakapayat noon. Okay. At nabanggit ko na tayo na, no? Na one night, kapag na natutulog kami, kami palang dalawa noon, wala pa si Malaya. Nasa Pilipinas pa noon. Eh, sabi ko sa kanya, kapag nagkapera ko anak, sabi ko, kami lang dalawa noon in the middle of the night bago kami matulog. Eh, sabi ko, bibili kita ng ano, ensure. You know what, that whisper na kami lang dalawa, the following day, there's a person who came inside sa gate, nag-knock. Then, nung lumapit siya, may dala-dala siyang box.
Na-ensure. Eh, nung binuksan yung box, ang laman ng box, eh, ensure. Can you imagine that, that night? Sabi ko, ibibili ko siya ng ensure, and the following day, yung whisper na yun, sinagot ka agad ng Panginoon. Yeah, that's why I believe the Lord, there's nothing to impossible with the Lord. Sa akin, impossible yun. Parang mahirapan na takok ako. Pero ang Panginoon, hindi niya, kapag alam niya na kailangan mo talaga, the Lord will provide. Amen. Wow. Wag ka lang daw mag-whisper ng isang ano, isang mansyong bahay. Mahirap gawin. Hindi ba? Ano yung may mansyon na ko? Sabi niya, wag kang mag-wish ng imposible. Nasa Beverly ka na, wag kang mag-wish. May malaking bahay na. Meron na. Drawing lang or miniature. Ano na lang eh, yung bahay niyo sa Beverly Hills, isang whisper lang ni Pastor Bert eh. Ang whisper lang niya kay Lord, you know. Ako rin mag-whisper ako, lechon sa 26. Nakita ko yung ngiti ni James. Kakatutuwa kaya yun, sabi ni James. First time ba natin maglilechon? Parang first time natin, ah. First time natin. Yeah. First time. Wala pa. Naglilechon na ba kayo noon, Pastor Bong? Wala pa ata. Parang meron noon eh. Meron na pa sa naglilechon tayo noon. Meron na po naglilechon. Meron tayo noon. Yon, maulit ba sa ano? Sa tindi. Oh, mauulit 'yan. Mauulit mo ba, Pastor Bong? Pastor Jack, isang whisper lang po kay Pastor Bong 'yan. Na. Napahira na ng Lysinopril. Lysinopril, ano ba 'yan? Okay. Tita Amy po, Tita Amy. Ayan. Ay, kayo ata nagsabi ng ano, no? Age doesn't matter, no? Age doesn't matter. Ayan, eh, ikaw, ano? Kahit wala ka ng bagang. Bagang na lang. Kahit bagang na lang po, kahit bagang na lang. Ino, yun na nga eh. Kaya dapat... Lilitsyon eh, kasi pagka dumating na yung bisita, pagka talikad mo, pagbalik mo, wala na, mata na lang. yung apple na lang. Pero po masarap eh, ano yun? Ano yung pagka may natira? Paksiw. Paksiw. Mawalang makikira dyan. Yung paraharap na. Tamis ba yun? Sarap ng paksiw. Dapat alis to ka, James, ha? Pagkatapos ng ano, ng kainan, pagpatugtog na kayo ng balutin mo ako. Hindi nga yung, sabi ko nga kung may taho. Wala ka ng iyong. Para wala na matira kasi tatambak pa sa ref yan eh. Magiging yung paksiw pa yan next week. Yeah, sabi ko nga yung taho eh, dapat pumila ka na bago magsimula. Ah, meron ba tayong taho? Oo, oh, syempre. Meron ba tayong taho? May taho, tsaka sorbetes. Oo, champion. At tsaka ano nga, kajun na shrimp. Oh, wow. Kala ko ba po mag-o-order tayo? Mag-o-order pa ba tayo? To 26. Siguro eh, panabla na lang minudo. Huwag na mo minudo lang. Hindi, masarap kasi yung minudo nila doon. Tatawa sa tray, Sister Jasmine. O, baka sige isang tray na lang. Ano po, Tita LV? Kasi di ba, tig dalawang tray yung orders natin. Oh, paano kung isang tray na lang? Kung gano'n naman pala na may lechon. Marami po ba yung ano? Sigurado po ba yung lechon? Sigurado po ba yung lahat na yan? Whisper mo lang ulit. We whisper na lang po natin kung sigurado yan. De, bago kumain, pakainin muna ng biko tsaka kalamay para busog na. Tubig pagpasok. Para pagpasok, busog na, no? Oh my gulay. Teka po, paalala lang po, recorded po itong mga nag-busog na. Pakidilit. Okay lang, wala naman nanonood sa atin.
Naka-record pala yan, ha? Naka-record po ito, ha? Kaya yung mga ano, yung mga wini-whisper natin ng mga ganyan. Recorded yan. Yakang-yaka. Okay. Baka magulat ka, hindi lang isang lechon yan. Kasi nga, wow, dalawang wow lechon. Ha? God brings surprises nga, sabi ni Sister Faye. Oh. Yeah. Ah, yan. Oh. Iyon, no? Baka may lechon belly pa. Sebutsyon, yung sebutsyon. Ako, sebutsyon. Tsaka may magdadala rin naman dyan ng mga ano, patlak-patlak. Mm. Kasi gito. Kaya pag-uusapan na lang po ulit namin kung anong order. Pag anong pagkain natin sa Sunday, tita? Ano po, meron pong pansit si ano po, si May, birthday po niya rin. So, wow, mag-o-order po siya ng pansit at saka bibingka ata sa ano. Oh, so, yun ang masarap. Wow. Uy, birthday po, kung, eh, hindi ko lang po alam kung naka-order siya sa ng bibingka sa Sunset. Pero sa ranch, sabi ko sa American Ranch, mag-order ng pansit. Mm-hmm. Kukuhanin nga po nila ni Pastor James, ay ni James at saka si Brother Bo Maranan. Pero sa atin, anong dadagdag natin doon? Yung ano, si Tita, ano po, si Tita Josie, magdalaing po ata siya. Okay. Tapos hindi pa natin alam yung kay Jaya, kasi pero alam ko, magluluto din po ulit si Jaya. Wow. Tapos kami po, iniisip ko po, yung ano, maglalagay po ako ng isang plate na ganun, tapos may tusino, may itlog na maalat, may mga talong, may mga ano, tapos sarap sorted na po, nasa isang lalagyan lang. Sarap. Gagawa po ako ng tusino. Oh, favorite ko yan, tusino. Oh. Tignan ko po kung, ano? Ano, kung ilan. Homemade tusino. Homemade po. Homemade. Tusino. Wala po siyang mga preservative. Pork tusino. Chicken. Pork tusino po. Manok apor. Oh, favorite ko okay yan. Okay yan. Yan. Pakihaluan na rin noon ng ano, Laisino Pre. Si po, merong ano yon, merong ano po ba yun? Huwag ka mag-alala, James. Ano ba maintenance mo, James? Sabihin mo na para maihalo na. Lesonopil din. Lesonopil din. Kaya kurot-kurot na lang ako. James, tingin-tingin na lang. Tingin ka na lang, wag kang kukurot kasi kahit dapat titingin na lang. O amoy-amoy. Pag natikman ng konti, babalik-balikan. Ano, dudurugin na lang po yung Lysinopril para ibubudbud dun sa ano. Ibubudbud dun sa kakainin. Mag-apple cider muna siya bago siya kumain. Grabe, puro pagkain pa rin talaga. Okay. Ay, ako. Ako yung ginugutom sa inyo. Ngayon ako yung papacheck up ng doktor kasi papagalitan na naman ako eh. Grabe. Basta Monday to Friday, diet tayong lahat. Sabado at Linggo, doon tayo kakain ng marami. Diet na. Ayun, ako. Praise the Lord. Baka naman next week, puro pagkain ng maalala nyo pag nag-make up tayo, ha? May tumutugtog. Puro pagkain ang recap natin next week, ha? Nako, ha? Okay. So, ayan. Oh. Napasarap na naman ang ating Bible study, o di ba? Mag-closing prayer na po tayo. Right? Oh, closing prayer na po. Genesis 19. The destruction of Sodom and Gomorrah. Ayan, ako. 19, Genesis 19. Sino ba naka-assign next week? Sino naka-assign next week? Teka. Ano ba ngayon? 10? Ah, next week si Pastor Rave. Pastor Rave. Yeah. I think nandito na yata sila, no? Next week. Yes, sa dom. Ay, yeah. 19, wala pa ata sila sa Sunday. Ay, two Sundays silang wala. Two Sundays po sila. Last Sunday, wala sila. Next Friday. Oo, nandito na sila. Oo. Yeah, okay. Darating yung kasi Grandparents Day eh. Yeah, Grandparents Day. Bukas? Pero di ba lolo tsaka lolo sila? Grandparents bukas sila. Oo, Sunday. Pero wala pa sila sa Sunday. Dalawang Sunday silang wala. Pero
ang Friday yung sa Friday nandito na po sila. Friday nandito na sila. Yeah, it's grandparents day. Okay. So makiki-closing prayer po. Sino pong gusto mag-closing prayer? Ayan na. Sino ang mga matatapang ang loob? O, di ba? Hindi daw tumitingin sa teacher rin ang tawagin. Ayan, si Ate Jasmine. Malut. Siya ang una ko nakita sana eh, sa camera ko. Ate Jas, o, oh, ayan na. Okay, pakikipigit natin yung mga mata natin para ano. Hindi pa mawawa si Sister Jasmine. Okay. Yes, Heavenly Father. Father God, thank you po sa oras na to na marami kami natutunan, marami kami natatak sa isip namin at napalawak yung aming mga kaalaman sa pagbabasa ng about kay Abraham at kay God, kung paano namin siya makikilala, kung paano namin siya talaga yung personal na personal na pakikipag-usap namin sa kanya po, sa inyo po pala, God. And God, thank you po sa araw na ito. I-bless niyo po kaming lahat. I-bless niyo po ang church namin, sila mga darating ng mga event po na maging successful lahat ang event na to, at mas marami pa po kaming maimbita, and i-bless niyo rin po lahat ng mga pastor and pastoral po namin at lahat ng mga workers and worship team po, and i-guide niyo po kaming lahat, Father God and the Holy Spirit. In Jesus' name, pray. Amen. 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 Okay. Picture. Believe tulog si ano. Okay, tulog si picture. Ah, saan so, na si Malaya? Tulog na si Malaya? Tulog, nakatulog. O, oh, diba? O, oh, ayan, picture daw. Ah, ayan, yeah. Nagising na si Malaya. Si Malayo. 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 Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. There you go. Awesome. Okay, good night po. See you. Salamat. Today. See you. Bye. Tomorrow, God bless. Bye. Night.